Mactan, mactan, mactan. Nabubuhay sa aking isipan, tuwing nakikita ang mga larawan, naglalakbay sa malayong nakaraan, isang paraisong nais makamkam. Isla na kong tawagin ay Makta. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po tayo sa isang programa ng ating Local History Communities Network o ang LHCN. No? Ito po ang ating pang-10th no? LHCN webinar series in collaboration with De La Salle University Las Marinas sa Cavite Study Center. No? Ang team po natin ngayon ay Remembering World War II in Cavite. No? Siyempre, part pa rin po ito nung tema nating Sustaining the Discourse on Philippine History and Culture During the Pandemic. At tayo po ngayon ay napapanood no, live stream sa NHCP
NQC, DLSU, DCSC, LHCN, DepEd, DFA, NCCA Facebook pages. No? Kaya marami po tayo mga audience po ngayong araw ito. Maganda umaga po sa lahat. At alam ko, meron ding mga audience tayo na nakakapanood hanggang sa iba yung dagat, no? Sa Europe and Asia and masi dito sa ano, no, sa Amerika, no, maraming kumukontak sa atin, no. Ito ang ating pong programa tulad ng dati is in collaboration with the National Commission for Culture and the Arts, kapisanan ng mga bahay saliksikan sa bansa o kabansa, Philippine Historical Association, Center for Tarlaqueño Studies, Palawan Study Center, Bacoor Historical Society, at syempre ang Cavite Historical Society. Ngayon pong araw na ito ay focus natin ay World War II. No? Alam niyo po kasi sa ito dalawa sa mga sa kasaysayan ng ating bansa yung nagpapakita talaga tayo ng nationalismo. No? Ang isa yung Philippine Revolution, no? Yung first and second phase, no? Na humantong sa Philippine Republic. No? Talagang matinding labanan. No? Pagkatapos nun, ito na yung susunod. No? Kaya nga meron tayong tatawag na Araw ng Kagitingan ngayong Abril na pagkilala sa ating mga veterano sapagkat ito rin ay pag-aalay ng buhay para sa bayan. No? Kaya mamaya po, meron po tayong mga speakers, no? At syempre mga paano uuhin tayo sa umaga na ito. No? So hindi ko na po pagtatagalin, no? Ang ating introduction. Magsimula po tayo sa ating national anthem, no? Sunod-sunod yan ang ating prayer at ang ating kabitihin. Inaayahan po lahat para tumayo at simulan po natin ang ating opening ceremony. Salamat po.
po. Magandang umaga sa ating lahat. Ako ang inyong host ngayon, Dr. Emmanuel Calairo, ang commissioner po ng National Historical Commission of the Philippines. At the same time, narito po ako ngayon sa De La Salle University Las Marinas sa Office of the Cavite Study Center. At dito natin ginaganap ang ating on-site programming ng ating programang LHCN webinar series. So, para po sa mga bagong pasok, tayo po ay naka-focus sa World War II ang team natin ngayon. At ito ay pang-sampu na sa ating webinar mula nung isang taon na buwan-buwan po natin ginagawa. At ito ay spearheaded by the LHCP, no? LHCN, Cavite Study Center Webinar Series in collaboration with the NCCA, no? Kabansa, PHA, Center for Arakan Studies, Palawan Study Center, Bacoor Historical Society, at Cavite Historical Society. At para po bigyan tayo ng pambungad na pananalita, inaanihan po natin ang dating Prime Minister, nag-iisang Prime Minister ng Philippine Republic, no? At siya rin ang kasalukuyang chairman ng Cavite Historical Society, Prime Minister Cesar Virata. Sir, good morning. Good morning. Salamat, Dr. Calairo, for the invitation to open this program about World War II. And I would like to thank the National Historical Commission for giving us this facility so that we can share it with many people in the sa ating bansa. Unang-una po, ang panalangin ko ay peace be with us, sapagkat yung naranasan nating World War II ay napakahirap. Kaya sana hindi na maulit itong laban ng pandigma. Ako po ay nasa Baguio noon, sapagkat ang tatay ko ay naging dekano ng College of Arts and Sciences ng University of the Philippines noong Oktubre 1941. And kami ay sumunod sa Baguio noong Nobyembre. Kaya po ako ay pumasok sa New Baguio Central Elementary School, grade 6. At ako po ay almost 11 years old kasi ang birthday ko ay December 12. Ngunit on December 8, unang-unang mga 8:30 after our flag ceremony. Eh noon ay ang flag ceremony, una muna ang bandilang Amerikano bago ang bandilang Pilipino. At around 8:30, binombo na po ng Hapon ang Baguio. Ibig nilang bombahin ang Camp John Hay kasi alam nilang American base yun. Ngunit doon sa gate lamang tumama ang bomba. At yun ay napakalamit sa aming eskwela. Kaya po, yun po ang nadanas ko kaagad na December 8:30 in the morning ay nabomba na. Naamoy na namin ang palbura ng bomba at pagbalik namin sa klase, sabi ng aming mga mestra, umuwi na kayo. Kaya kami po ay naglakad na papauwi at napakaraming mga sirena. Sapagkat yung ugong ng eroplano ay naandoon pa at isip nila ay bobombahin pa uli. Ngunit
kami ay tinulungan ng city engineer na sabi nila umalis tayo dito sa ating cottage na tinitirhan namin sapagkat malapit tayo sa lugar na baka bombahin uli sapagkat nandoon ang bus terminal ng Benguet Auto Line. So nagpunta kami doon sa tabi ng basurahan ng city ng Baguio. Sabi ng tatay ko, wala tayong alam dito sa Baguio, dadating lang natin, hindi natin kilala ang mga tao, mabuti pa bumalik tayo sa Cavite. So on December 11 at alas 5 ng hapon, umuwi na kami papuntang Cavite. Eh noon eh, blackout. Lahat ng ilaw ng kotse eh kinakailangan tatakban. Ngunit sabi ng tatay ko kinakailangan maklear natin ang Cannon Road bago magdilim. Eh, Disyembre noon, maagang magdilim. So, pagkalampas namin ng Cannon Road, hindi kami pinayagan ng army na tumuloy sa Pangasinan sapagkat sabi nila, hinarang na kami at doon kami itinaboy na papuntang Nueva Ecija. Sapagkat sabi nila, maraming gathering forces sa Lingayen Gulf. So, pagdating naman namin sa Gapan, kinaumagahan, nakarating kami sa Gapan, naharang uli kami ng army na sabi, hindi kayo pwedeng tumuloy. Ito ay reservado ng army ng USAFE, noon eh, United States Armed Forces in the Far East, USAFE. Sila ang namamahala at sila ang komandando sa gera. So, isang linggo kaming napatigil doon sa nanirahan kami doon sa Gapan. At December 19, pinayagan kaming makauwi sa Cavite. Ang takot naman namin noon, noong nandoon sa highway, baka kami naman tamaan ang bala ng mga eroplano. Kaya nakarating kami sa Cavite ng tanghali ng December 19. Nakita namin ang pagkasira ng Nichols Field. Ngayon, hindi na Nichols yan, kung hindi Villamor Air Base. Ang pagkakabobwa ng mga ilang maraming bahay sa Paranaque. Pagdating namin sa Binakayan, sa aming bahay doon, ngayon eh yung Baldomero Aguinaldo Shrine, eto naman ang mga bombers ng mga Hapon na naghuhulog ng bomba para sa Cavite de Balyar. Naging araw-araw yan, yung pagbomba ng Cavite de Balyar. At sa Binakayan, meron ding anti-aircraft. Yun po ang lugar ng polburin noong panahon ng Kastila na tinayuan ng anti-aircraft. And
And nakikita namin na ang malayo ang putok ng anti-aircraft doon sa mga eroplano. Kaya parang baliwala yung anti-aircraft. Ngunit nakakamatay yung mga shrapnel ng anti-aircraft pagbaksak. Yun ang iingatan. At pagkatapos sabi ng lola ko, mabuti pa siguro lumayo tayo rito. So nagpunta kami sa Alapan. At doon kami nanirahan sa mga pinsan ng lola ko, mga kauni. At hanggang bagong taon na kami roon, na noong nadinig namin na kasi yari na noon itong Aguinaldo Highway noon eh. Yan ang pinagawa ni Quezon noong 1936. kasi yung mga tangke ng Hapon parating na. Kaya maingay. Kaya bumalik uli kami sa Binakayan. At nakita ko na yung mga dumating na pwersa ng Hapon. Ibang mga uniform nila. At papunta sila sa Cavite City. Kasi ang Cavite ay naging sakop ng Japanese Navy, hindi Japanese Army. So, ang Manila ay na-declare ng open city para wag daw masira at wag bombahin. At ang mga pwersa ng Giuseppe ay pumunta sa Bataan at ang iba ay sa Corregidor. Ngunit hindi tumagal sa labanan sapagkat wala namang silang natanggap na tulong. May sinasabing meron darating pero wala naman dumating. At umalis ang mga ang presidente natin, si MacArthur, nagpuntang Australia. Kaya ang mga Pilipinong nasa under the USAPE ang lumaban ng lumaban doon sa digmaang yon. Maraming namatay sa kanila sa sakit, sa gutom, at pagkatapos nung sumuko na noong Abril 9 na ngayon ay tinatawag nating Day of Valor, yan ang noon sumuko ang general ng Amerikano sa Hapon at nagkaroon ng death march kasi ang mga prisoners of war ay pinalakad buhat sa Maribeles hanggang sa Capas, Tarlac. Marami dyan ay namatay. Kasi alam nyo, pag Abril, napakainit at malupit pa noon ng Hapon sapagkat siyempre kalalaban lamang nila. Ngayon, ang Hapon ay nagtayo ng military government. Naglabas sila ng kanilang pera kasi wala namang control. Kaya imprenta sila ng imprenta ng pera para makabili ng kanilang mga kailangang pagkain at iba pang gastusin dito sa Pilipinas. Kaya tumaas po ng tumaas ang inflation. At kung magbilihan, nagkaroon na ng bayong-bayong.
at bulto-bulto, mahirap magbilang. At yan, naumpisahan na rin ang pagpupundar ng iba't ibang guerrilla units. Itong and then, ang ginawa ng Hapon, sa pangako nila na bibigyan daw ng kalayaan ng Pilipinas, kaya itinayo nila ang tinatawag na Philippine Republic natin. And they elected or appointed Laurel, Jose Laurel, to become president. Eh, noo po eh, naghahangat si ang ating isang revolusyonaryo na nagpunto sa Hapon na maging pangulo, ngunit hindi siya napili. And then, itong tungkol sa panggugulo ng mga guerrilla, ito namang kempetay ng Hapon. Ito po ang intelligence unit nila at yan ang military police. Sila naman ang mga nanghuhuli. And napakahigpit nilang magparusa. Karaniwan na pag ikaw'y nadakip, hindi ka na makakabalik. Hindi maalang kung saan ka. And then, napaka yung mga marami sa Manila at sa lalo noon sa Cavite City umalis sila sa pagkukulang na kulang ng pagkain sa siyudad, kaya sila ay nagpunta sa iba-ibang bayan. And kami ay wala namang naging trabaho ang tatay ko noon kasi hindi naman siya nagturo, nagtuloy na magturo sa UP kahit bukas ang UP. So gumawa na lang kami ng ibang hanap buhay ang tatay ko. Nakabili siya ng isang lumang kotseng 1930 Chevrolet. And ginawa namin jeepney. Yan ang ang ginawa namin ay mamimili ng mga seafood kasi malapit kami sa Binakayan, malapit sa dagat, at dadali namin sa silang. At pagbalik naman, dadalhin mo yung mga kamote, gulay, niyog, para naman para sa palengke ng Binakayan. Ganun po nangyari. Kaya ako po ay natutong mag-alaga noong lumang kotseng yun, mag-balkonize ng goma, pag napaplat, maglinis ng makina. Kaya siguro sa karanasan kong yun, kaya nagkaroon ako ng hilig ng maging mechanical engineer. Kaya after the war, sabi ko sige, pawasok ko na engineering. Ako po ay nakapag-aral noong panahon ng Hapon, isang taon. Gusto, first year. At natuto po akong katakana. Pero ngayon nakakilala pa ako ng katakana, pero wala na akong vocabulary. Nakakabasa pa ako ng mga katakana kasi karaniwan pag foreign word ginagawa nilang katakana.
And then, noong second year kami, warating na naman ang Amerikano. Kaya, meron na naman mga air raid, bomba. Kaya, hindi na kami natuloy ng second year. And then, nangyari ay tuloy-tuloy na yung pagbalik ng Amerikano sa Leyte. And kaya ang hapon naman sa Cavite, umalis sila. They decided to abandon Cavite. Pero bago sila umalis, sinisira nila yung mga tulay. Kaya yung tulay sa Imus, sinira. Yung tulay sa Binakayan, sa Balsahan, sinira. Pinababaksak din nila ang Sapote Bridge, ngunit nabutas lamang, hindi bumaksak. Yung mga taong mga nagdala ng mga bombang iyon ay napatay ng mga gerilya. Kaya noon namang 1945, dumating na ang Amerikano at sila sa Cavite, ang 11th Airborne ay nag-landing. And patuloy sila sa Manila at patuloy sila sa Los Baños kasi merong mga prisoners of war sa UP College of Agriculture noon. Kaya nagmamadali silang para masakit nila yung mga Amerikanong nando sa Los Baños. Kaya noon po ay binomba ng kinanyon at binomba ang Manila. Kaya napakarami po mga building na nasira sa southern portion. Pagkatapos, ang hapon, galit na galit na, and namatay ng tao. Alam niyo, maraming Bicalasal ang pinatay yung sa tap-tabi nyo. Marami silang sinunog at kaya napaka hirap po na magkaroon ng digmaan o gera. Kaya sana habang inaalaala natin ang mga pangyayari, ngunit hindi namin inaasahang maulit-uli itong laban ng pandigma. Kaya ito na lang po ang aking gustong masabi sa inyo na ang kapayapaan sana ay may para sa atin. Salamat po. Maraming salamat po, Prime Minister Virata, sa inyong pagbabahagi sa amin ng inyong karanasan. Ay, napakaganda. This is primary source, no? Kayo mismo ang saksi at participant, no? Doon sa ating sa inyo ikinukwento. Kaya marami mga nagko-comment, nag-chat, no? Na hindi ba totoo sila at napaka vivid na inyong memory sa World War II. No, malaking tulong sa ating mga lalong-lalo na, no, yung mga nag-aaral ng ating kasaysayan. So, Brian, maraming salamat po na naging bahagi kayo ngayong umaga nito sa ating programa, no. Well, bago ko ipakilala ang ating susunod na tagapagsalita, no, gusto ko muna ng banggitin, no, buong full force ang ating ang Cavite State University, no. Tinitingnan ko yung ating chat box, no. Meron pang nanonood mula sa Seattle, no. Nagkuha ko dito sa Seattle. Then, Cavite State University. Kasama din po natin, although wala sa screen, no, ang Vice President Internal ng
Cavite Historical Society, si Dr. Arlene Abelia, no? Then sa ating FB, and dami rin po nagko-comment, no? Pierre Gadon watching, Ellen Crucero from Cabalabagan Elementary School, no? District of Mina, Nelda Harapa, Shairay Ababon from the National High School Paknaan, no? Henry Colina Ito. Si Commissioner Jet Adriano nanonood din sa atin ngayon, no? Sa Lanton ES Apopong District, Gensan Division, nanonood din po sa atin si Ms. Rina Onas, no? From Lanton, no? Mary Grace din. Then, of course, yung mga member ng ating mga museum, no? Sila Sara Hirong, no? Sila Ms. Marcenas, no? From Buga National High School, Iloilo, Kens Tanangunan, no? From Mina Iloilo, John De Grapani, Ricky Ramos, no? Patota National High School, Rubzin Boras, no? Socrates Lani, no? So, nanonood din si Mr. Joey, Professor Dr. Joey Menes, no? Nasal Manila, no? So, at ang ating mga museum sa Calamba, si Mizara, saka si Misnet ng Casa Real, no? Then, Lores Elementary School ng Marife, si Marife Patena. So, yun po, no? Meron pang from Carvasana National High School, no? Then, from Butuan, Kadinglia National High School. Good morning sa atin. So, nationwide po tayo at worldwide pa, mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin ngayon. So, ang sunod po nating speaker ay very prominent sa kanyang mga speaking engagement dahil sa siya ay award-winning author ng isang libro, no, tungkol sa World War II. Nakasama ko siya sa Leyte, no, isa sa mga national conference ng National Historical Commission, no, commemorating the World War II. No? So siya po ay vice president ng Philippine World War II Memorial Foundation. So ang tinutukoy po ay si Ms. Desiree Ann Cua Benipayo. Ma'am, good morning po. Good morning, Chairman Cesar Virata, Dr. Manny Calairo, sa ating mga resource speakers at mga manunood. Mula Apari hanggang Holo pala tayo, Doc Manny. And worldwide pa, no? Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa LHCN Cavite Studies Center sa pag-anyaya po sa akin sa programa ngayong araw. Alam ni Doc Manny na malapit sa puso ko kasi ang usaping World War II. Often called the war that changed the world, World War II was one of the most pivotal periods in Philippine history. It was a war that tested our people, our national values, and our endurance and resilience as a nation. It also brought colossal damage to lives and property. Manila, once dubbed the Pearl of the Orient, with its tree-lined boulevards and majestic government buildings, was reduced to rubble. Figures running to the billions were calculated to provide a quantifiable estimation of damages to infrastructure and industries, but the psychological and moral damage done to the Filipino people remain incalculable. For 3.5 years during the war, the Filipino people lived in fear and darkness under the ruthless hands of the Japanese Imperial Army. Many lived in near starvation, as unimaginable atrocities and massacres were committed by the Japanese Imperial Army. Not one family was spared of a death of a loved one or some form of hardship or suffering. It was a period of tragedy and fear, but it was also a period of triumph and glory as numerous Filipinos laid down their lives to resist the enemy and to win us back our freedom. It is now 76 years since the dust of war has settled. In the years following the war, markers have been installed, memorials have been erected, and streets have been named after our war heroes. But as time passed, the collective war memory of our nation is beginning to fade. War stories we used to hear from our parents and grandparents now seem very distant. With the greatest generation gone, who will tell these tales to the next? Sadly, it has now come to the point where very few young Filipinos even know about our World War II heroes and their selfless acts for the country. Names like Jose Abad Santos, Vicente Lim, and Josefa Llanes Escoda
remained ambiguous to many. A historian friend of mine almost threw a fit when one of her college students did not even know where Bataan is and what happened there almost 80 years ago. Who is to blame for this nation's amnesia? Is it our educational system? Is it us, the parents? Ultimately, we must all make it our goal and patriotic duty to tell our World War II stories to our nation and the world. It has remained in the backseat for a long time already, and we must rescue it from obscurity. So today's webinar is such a welcome respite. I am as excited as you all to listen to today's speakers talk about the war experiences of historic Cavite. Herein lies many tales. Cavite has always been in the forefront of our nation's fight for freedom and saw its fair share of World War II history unfold. From the early days when our country prepared for the looming clouds of war, Cavite became the home and training grounds of the 41st Division. In the war's opening salvo, the Cavite Naval Yard was one of the first targets of the Japanese, bombing it as early as December 10, 1941. And we must never forget the brave men and women of Cavite who fought in the resistance and helped bring about our nation's liberation. The war has taught us many lessons, and it is important to impart these lessons to our youth so that they may understand and that they may learn, and in the process, reject the idea of violence and the folly of war. I heartily congratulate Dr. Calairo, the Cavite Studies Center, and the organizers for today's very interesting program. Sana po ay dumami pa ang mga ganitong educational webinars tungkol sa Second World War. Mabuhay kayo and more power. Maraming salamat po, Ma'am Desiree. No? At totoo po yung sinabi ninyo, no? Talagang kung hindi tayo kikilos, paano na, no? Ang ating mga veterano. Tandaan po natin na very recent lang po itong ating pinag-uusapan, 1940s to, no? Yes. 76 years ago, no? Compared dun sa Philippine Revolution. Pero kung titingnan natin yung, ano, yung mga accounts, mostly kasi generally nakakuha ko sa Maynila. No? So that's yes. The reason why the National Historical Commission of the Philippines formed this local history committees network. No? Para in the local context, what happened? No? Sino ba yung mga local veterans natin sa mga bayan-bayan, no? Of course, they are part of the pride of the people. No? Local pride yan. No? Kaya lang, dahil nga sa kakulangan ng mga ano ng mga manuscripts, readings, yung iba nakakalimutan na. Sa very recent to, baka may politics pa. No? Kaya medyo kaunti lang yung data. But of course, we have to cherish this part of our history. That's the reason why, no? We have the national context and we have the local context. We are still, of course, Philippines is very diversified, alam natin yan. So, ang bawat isa, bawat bayan, no, ay meron kanya-kanyang kasaysayan. So, sabi nga ni Ma'am Desiree, no, it's our ano, no, it's our obligation to our country, no, to document this and as well as to propagate this so that with this we could can concretely develop our national identity as a Filipino. So, Ma'am Desiree, maraming salamat po, no, sa inyong inspirational talk, pagbibigay sa amin ng oras. Doc Manny, dagdag ko lang. Dagdag ko lang, Doc Manny. Sa ating mga teachers, tuwan-tuwa ako nung nakita ko yung lineup mo today kasi may teacher ng high school, no? Tapos, elementary ba yon? Learning links? So sabi ko, andun yung interest, eh, no? So, siguro, ang magandang ma-impart natin sa mga ating mga kababayan is kung may curiosity tayo, feed it, no? Ako naging curious lang ako kasi bilang napangasawa ko yung apo ni Jose Abad Santos, tapos pagka may family gatherings, panayang kwentuhan, di ba? So naging curious lang ako, pero at the start natakot ako dahil parang wala ngang information, tama ka, dahil hindi masyado yung documented, ganyan-ganyan. Pero alam nyo, pag yung puso nyo dali ilagay nyo sa pananaliksik, marami tayong makukuhang information. And ginawa ko tong libro at sabi nga ni Doc Manny, nanalo siya, no? Hindi ko akalaing mananalo. Sino bang, actually, no, nagsurat ako, hindi ko man alam na may National Book Awards pala, no? Pero siguro, nakita nung judges yung pananaliksik at yung passion habang sinulat itong libro. So, importante sa atin ngayon na magkaroon tayo ng passion for our World War II history.
Kasi napaka-konti. Marami talagang naka-focus, lalo na ngayon, 500 years, no? Quincentennial. So marami naka-focus sa Spanish era. So niloloko ko nga nung nagsalita ako sa Manila Studies Association, lipat na kayo sa World War II kasi kakaunti kami. Napakaraing kwento. Kayo man, tanungin nyo lang yung lolo ninyo, no? For sure, lola ninyo, mami ninyo, for sure, meron kamag-anak na either naging gerila, lumaban, napatay, ano pa ba, na-involve sa resistance, no? Napakaraing storya. So it's high time that we write about it. Thank you, Doc Manny. Thank you very much, ma'am. Makakaasa kayo at least dito sa Cavite. Alam ko, medyo kabisado ko, maraming nag-susulat tungkol sa World War II. So we encourage everyone, no, dito sa Pilipinas, na even outside, no, na meron kinalaman sa World War II, na to document it para magkaroon talaga tayo ng comprehensive documentation ng ating yes, very recent history. Maraming salamat po, ma'am, Desiree, no? Thank you, Doc Manny. Salamat po. Bago natin simulan yung tatlong lecture, no, gusto ko lang basahin yung iba pa rito sa ating chat box, no? Of course, nabanggit na niya kanina, no, yung Learning Links Academy, full force din sa atin ngayon, aside from the Cavite State University, no? Then, may kasama tayo, Mariano Marcos State University, no? Shout out din tayo dun sa mga nasa, ano, sa mga nasa FB, ang dami, no? From Park Lane Elementary School, Division of General Rias, City, SDO Gentry, Ms. Maylin Perea, watching from Balasan National High School, Alimodian, NCHS, no, from Pototan, Iloilo, Carlito Aldema, no, Gentry, Kawayan, Pasong Kawayan, no, Sahara Atlas, Igrabas National High School, Iloilo Province, no. So Gentry, marami, no. Alam niyo po, ang Gentry ay habto ng guerrilla, no. Pero sa aking palagay, konti pala ang nare-research mo dito, no. Jace Papa Ibabaw, no. Emilin Baguti, no. Apopong Elementary, Lanton Elementary School, Apopong District, no? Si Lorna Erineo, no? So Elementary School, District of Mina, Sherry Reyes, Butuan Kadinglia National High School, Johnny Manonong, no? Hamonong, no? So Dueñas, no? From Iloilo, Mercy Grace, no? Yubul High School from Province of Division of Tarlac, no? Ang dami, no? So hindi ko na siguro may isa-isa to. Pwede na natin simulan mamaya naman, no? So maraming salamat po sa mga tumatangkilik at nanonood, no? At para mas papalalim pa ang ating diskusyon, simulan na natin sa ating list of lecturers, no? Well, ang mauuna dito ay isang faculty, kaya siguro full force ang Cavite State, eh. Kasi from Cavite State University ang ating lecturer, no, na kasama namin sa Cavite Historical Society. Ngayon siya ay administrator ng Cavite State University Tansa Campus, no? At ang kanyang ibabahagi sa atin, yung karaniwang neglected, no? Yung pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang mamamayan sa Cavite noong panahon ng Hapon. Kasi karaniwan, nakapokus tayo sa politika, nakapokus tayo sa barilan. Ano nga ba talaga yung karaniwang mga gawain, no, sa bahay-bahay? So ito po ang focus ni Professor Hil Ramos, ang tagapamahala ng campus ng Cavite State University sa Tansa. Sir Hill, good morning. Dok Alayro, magandang umaga po. Nadidinig po ba ako dyan sa kabilang linya? Maliwanag po, sir. Yeah. Yes, so, sir. Maraming salamat po. So sa lahat po ng nandito sa ating webinar ngayong umaga, magandang umaga po sa ating lahat. Pangunahin po siyempre sa isa po sa mga respondents ko doon sa panayam ko na aking bibigkasin ngayon, si Prime Minister Birata, no? At ako po ay natutuwa kanina at yung pong mga kinukwento niya ay talagang siya rin pong laman ng transcript ng kwentuhan namin 10 years ago. At magandang umaga rin po siyempre kay Ma'am Desiree Binipayo. At nadinig ko po rin sinabi ni Doc Manny Calairo ay andyan si Dr. Joe Jimenez. Shout out lang po at isa po siya sa panelists kasi nung thesis kong ginawang ito. Allow me to share screen po. Siyempre, nandyan din po yung aking dating dekana, si Ma'am Joyce Ilagan. So, sir, pinagyaya po talaga namin to sa Cavite State University kaya marami pong taga-Cavite State University. Okay. Opo, full force po.
And hopefully ay yung aking 15 minutos ay hindi agad maubos. So muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ang aking pong papel panayam na babasahin ngayon ay, sabi ko nga po, ay base sa aking thesis masterado na inihirap sa kaguruan ng pamantasan ng De La Salle, Maynila bilang kahingian sa kursong masterado sa kasaysayan. So actually, kakaiba po ito doon sa mga ibang tala ng kasaysayan dahil ang ginamit ko po dito ay bilang metodo ay pasalitang kasaysayan o oral history. So ito po ay tumalakay sa naging takbo ng pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw po, everyday life, ng mga pangkaraniwang mamamayan ng mga Kabiteño, pangkaraniwang mamamayan, sabi nga ni Doc Manny, ay paglihis din po kasi ang bida po ngayon yung mga non-combatants, hindi po yung mga guerrilla people natin, etc., etc. So ito po ay nung kasagsagan siyempre ng panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, taong 1941 to 1945. At ilan po itong mga larawan pong ito, ilan po ito sa mga naging respondents ko, mga naging kabahagi po ito ng Cavite Historical Society, of course, ang ating Prime Minister. Sa Aguinaldo Shrine ko po siya na-interview. Ito pong sa gawing kanan, kung natatandaan po ng lahat, si Professor Himanil ng Silang. So yan po ay kasama ko rin sa naging bahagi ng aking thesis masterado. Unfortunately, wala po dito yung isa na miyembro din ng Cavite Historical, si Nora po rin po ng Cavite City. Kaya nakalagay na lang po dito sa gitna ay si Mama Edel, Eden Del Rosario po. Nung interview ko po siya, 92 years old na. At syempre po yung pangunahing isa sa mga historiador ng Cavite City, kasama ko po nung in-interview po si Sir Willie Pangilinan. So bago ko po simulan ng aking panayam, ay gusto ko po munang banggitin yung pangunahing susing salita ng aking panayam. Ano po? So pangkaraniwang mamamayan o mga non-combatant, so ito po yung mga mamamayang hindi direktang kasangkot sa labanan o yung mga hindi nagsihawak ng armas. Kaya po non-combatant, so yung tinatawag ding mga civilian. Definition po siya ng aking Professor Salasal, si Dr. Mactal. Ano? At as binabanggit din po, ang pangkaraniwang mamamayan daw ay karamihan mga Pilipino na walang malaking papel na ginampanan sa digmaan, ngunit parehong nakaranas ng ibayong hirap at nagawang nakaligtas. Ito naman po ang definition na doon sa aklat na ng Quintanar. Ano po? At pang-araw-araw na buhay, pag sinabi naman pong pang-araw-araw na buhay ng mga pangkaraniwang mamamayan, so ito daw po yung mga karaniwang gawain o kalakaran, routine, ang mga di namamalayang ginawa sa araw-araw. So definition po siya ni Brodel. Sabi naman po sa Nigulestad, ang pang-araw-araw na buhay daw po ay mga bagay o kaganapan na binubuo ng mga maliliit na karaniwang gawain, kalakaran na paulit-ulit na gaganap araw-araw. Okay. So, ano-ano po ang bumubuo sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan? So dito po ay aking tatalakayin ang lagay ng pagkain ng mga Kabiteño ng kapanahon na nayon, yung kanilang pananamit, tirahan, trabaho o hanap buhay, kasayahan at libangan, ultimong ligawan, pag-aasawa at kasalan, at sa huli po yung pagdiriwang ng okasyong panrelihiyon tulad ng piyesta, libing at Pasko. Kasama po dito yung larawan ng aklat ng Telma Quintanar at mga kasama dahil ito po ay isa sa mga aklat na malawakan ko pong ginamit sa aking thesis masterado. So, ano nga ba naging larawan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pangkaraniwang mamamayan ng Cavite sa panahon ng ikalawang digmaang pandigdig? So, sabi po ng aking mga nakapanayam, tuloy ang ikot ng mundo. No? At yan po ang sagot ng ilang nakapanayam sa tanong na kung paano ilalarawan ang kanilang naging pang-araw-araw na pamumuhay sa ilalim ng maigsi ngunit malupit na pamamahala ng mga Hapon. Pangkaraniwan, tuloy-tuloy lang ang buhay, paglalahad naman ng iba. Ganito ang pinakaangkop na description na naging pang-araw-araw na buhay ng mga pangkaraniwang mamamayan ng Cavite sa panahon ng digmaan. Maraming hinarap na problema ngunit tuloy ang takbo ng pang-araw-araw na buhay para sa mga pangkaraniwang Kabiteño. Kinailangan makiangkop at tumugon ang mga mamamayan sa hinihingi ng sitwasyon sa kabila ng dulot ng mga limitasyon dala ng digmaan sa kinagis ng mga kaugalian at gawain ng mga ito.
Sa pangkalahatan ay ganito ang naging larawan ng pang-araw-araw na buhay ng mga pangkarinawang Kabiteño base sa kanilang mga pangunahing pangangailangan ng panahon ng digmaan. So, unahin po natin yung pagkain. Sa lahat ng aspeto ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, ang usaping may kinalaman sa pagkain ang pinakamalaki ang naging epekto sa kanila. Sa pagsisimula ng digmaan, hindi agad naramdaman ng mga mamamayan ng Cavite ang kahirapan sa pagkain, palibhasa ay sagana pa sila sa kanilang inaani, sa kanilang mga bukirin at nahuhuling yamang dagat sa kanilang mga katubigan. Naramdaman lamang ang pagsasalat ng pumasok na ang ikalawang taon ng gera. Apektado rin sila ng naunang pinalabas na kautusan ng pamahalaang mananakop na sapilitang pagpapagamit sa lahat ng transaksyon pinansyal ng kanilang ini-issue na perang di gera na kanilang dala ng mauna silang dumaong sa Pilipinas. Sa simula ay nanatiling matatag ang presyo ng mga bilihin at wala pang nagiging problema sa paggamit ng perang militar bilang instrumento ng palitan sa loob ng bansa. Ngunit habang tumatagal ang pananakop at dala na rin ang patuloy na kakapusan sa supply ng mga pangunahing bilihin, hindi nagtagal ang sitwasyon. Dagdag pa dito ang sobra-sobrang dami, nabanggit ito ng Prime Minister kanina, nang inilagay na sa sirkulasyon ng mga perang militar at mga unang pambubomba ng mga eroplanong Amerikano, mga bagay na nagpalala sa nagsisimula ng kritikal na kalagayan ng pagkain sa lalawigan. Bigla ang pagbaba ng halaga ng perang Hapon, naging dahilan para lumobo ang inflasyon at tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Kahit kailangan na magdala ng bayong-bayong na perang Hapon na may mababang halaga para makabili ng pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, asukal, asin at mga pangulamin ang mga taga dito. Patuloy na pahirap pa para sa kanila ang naging karaniwang pagtatago at pagkontrol ng mga mapagsamantalang negosyante sa supply at presyo ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Kabiteño. Dagdag pa dito ang pagkumpiska ng mga Hapon sa pagkain at iba ari-arian ng mga tao dito tulad ng palay, alagang hayop, kawayan, dayami at iba pa. Maging ang mga palaisdaan ng mga taga-baybayin Cavite ay hindi nakaligtas sa pagkumpiskang ito ng mga Hapon. Sa kabila nito, hindi naman gasinong naghirap sa pagkain ng ilang mamamayan sa lugar, dala na rin ang pangyayari na kung patuloy silang nakapagsaka, mga sobrang ani para sa kanilang konsumo ay kanilang pinamamalit ng isda bilang pangulamin. Sa mga dumanas ng kasalatan, pangkaraniwan ng kakanina mga taga rito ang mais, tawag din ay bualaw o binatog sa ngayon, saging na saba, inihaw na nyog o yung kastanyog, tanyag na tanyag po itong kastanyog, halamang ugat tulad ng kamote, kamoteng kahoy o balinghoy, tugi at iba pa. Kalimitan ay ginagayat at inihahalo nila ito sa kakaunting bigas, yung po yung tinatawag nilang kisa o kinisa. O kung minsan ay mismong pamalit na mismo ito sa bigas bilang pangunahing pagkain. Manakanaka naman ay nagkakaroon ng pag-uulam ang mga taga rito kapag pinalad na makapamingwit sa mga pilapil at kanal ng irigasyon sa bukid o kay makapamulot ng kuhol at tulya na nakukuha sa mga ilog. May pagkakataon naman na nakakapamalakaya ang ilang nakatira sa malapit sa dagat. Sa kabila ng kakupusan sa pagkain bilang sa pagkain, ilang kapanayam lamang ang bumanggit ng pagkakaroon ng rasyon ng bigas sa kanilang lugar. Ayan, rasyon ng bigas. So, pagkain para po yun sa kasalukuyan, ano, yung community pantry po. Ano po? Kulang na nga sa supply ng pagkain, suliranin pa sa peace and order ang itinuturong nagpabigat sa problema ng ilang taga rito, partikular ang mga taga-kataasang Cavite. Takot ang mga tao dito na pumunta sa bukid at kagubatan para makahanap ng pagkain sa pag-alala na sila isaktan o gawa ng masama ng mga tulisan, Texas o tinatawag ding Texas o gerilyang salapsap na malayang kumikilos sa nasabing lugar, particular po dito sa kataasang Cavite. At sumunod naman po ay tungkol sa pananamit. Maituturing na isa ring mahalagang pangangailangan ng mga tao ang pananamit. Ngunit sa panahon ng digmaan, pangangailangan sa pagkain at personal at pampamilyang kaligtasan ang naging pangunahing pinagkakaabalahan ng mga Cavitenyo. Mas maraming oras ang kanilang ginugol sa paghahanap ng pang-araw-araw na kakainin kaysa sa isipin na kung ano ang maisusuot at maitatakip sa katawan. Nagkasya na lamang karamihan sa mga mangkasuotan at kung anong meron sila bago na magkagera.
iba naman ay bumalik sa dating paraan ng paggawa ng mga kasuotan, ang paghahabi ng damit na sinamay o gawa sa abaka. May mga relief na bestida at buntong damit. Sabi ko nga ay parang okay-okay sa kasalukuyan ang mabibili noon sa mga lugar ng baybayin Cavite. Kaya mga ito na lamang ang pinagtiyagang gamitin hanggang sa bumalik na muli ang mga Amerikano kung kailan sila muling nagkaroon ng pagkakataon na makapagsuot ng mga bagong damit. Ang mga dating kurtina at ibang mamahaling damit ay muling tinahi at ginawa pang araw-araw na kasuotan para mas lalong mapakinabangan. Kung may pambili man, ang problema ay wala naman talagang mabibili. Kaya kahit makati at magaspang man sa balat at may katigasan ng tela, ay nagpilitang magsuot ng mga habing sinamay na damit, partikular ang mga taga-Kapatagan at kataasang Cavite. Incidentally, ang naging pagguha ko po dito ng sampling ay geographical ang aking ginamit. So, mayroon, hinati ko po yan sa tatlo, Baybayin Cavite, Kapatagan Cavite at Mataas na Cavite. Isang matandang industriya po yung binabanggit ko kanina na napakinabangan ng mga Cavitenyo sa panahon ng tagirap. Yun nga po yung paghahabi ng damit. Naging malaking tulong ito para matugunan ng mga taga dito ang kanilang pangangailangan sa pananawit. At pagkatapos na po ng gera, saka na lang muli nilang naranasan na mamili ng bagong pasuotan. Naging pangunahing produkto rin ng palitan o barter ang mga lumang damit. Sa kasagsagan ng digmaan, nauso sa maraming lugar ng lalawigan ang pamamalit ng mga lumang damit sa kahit anong bagay na mapapakinabangan, lalo na ng gamot at kamote at iba pang pagkain na pwedeng ipamalit sa bigas. Kumusta naman po ang tirahan ng mga pangkaraniwang mamamayan ng mga Cavitenyo? So, kasama na rin po dito yung paglikas, pamumundok at yung pong alsabalutan. Kalat na ang balita ng nalalapit na pagpasok ng mga Hapon sa Cavite, ngunit dala na rin ang kawalan ng opisyal na malinaw na tagubilin mula sa nakatayo pang pamahalaan, partikular ang pambansang gobyerno kung anong dapat gawin, hindi alam ng mga tao kung anong kanilang dapat maging pagtanggap sa pagdating ng Hapon. Dahil na nga sa kalituhan at kawalan ng ayuda, marami sa mga Cavitenyo ay nagpasya na lamang na maghintay sa kanilang mga tahanan ng mga susunod na mangyayari. Ang iba naman na may tiyakang lugar na lilikasan ay napilitang umalis at magtago sa pansamantalang kanlungan. May mga nakausap na nagsabi na napahiwalay ang ibang miyembro ng pamilya at kalimitang dahilan ay ang pagsapi ng mga ito sa kilusan ng mga gerilya sa lugar. Ang kataasang Cavite ang naging pangkaraniwang destinasyon ng mga nagsilikas o ng mga alsabalutan. Hindi lamang mula sa iba pang bahagi ng lalawigan, kundi maging sa mga kalapit lugar ng Maynila, Pasay at Paranaque. Ang mga bayan naman sa Kapatagan, bahagi ng probinsya at ipabang bayan sa labas ng lungsod ng Cavite, ang ginawang pansamantalang kanlungan ng mga evacuees mula sa nasabing lungsod. Ang mga bayan ng Silang, Indang at Maragondon ang naging destinasyon para sa iba. Mga liblib na lugar at kabukiran naman ng Nobileta, Rosario at Kawit ang pinagtaguan ng ibang nakapanayam. Ang iba ay sanay kumanap ng pansamantalang kanlungan. Dahil na rin sa pangyayari na madalang lamang pumunta at makarating ang mga Hapon sa kanayunan, maliban sa panakanakang patrolya at pagsusona at kalimitang naglalagay lamang ang mga Hapon sa mga bayan at mataong lugar sa kataasang Cavite, hindi na lumipat ng tirahan ang marami sa kanila. Napilitan lamang silang lumikas sa poblasyon, so baligtad po, instead na magtago sila sa mga kabundukan, liblib na lugar, sa poblasyon po sila pumupunta sa maraming pagkakataon dahil naman sa takot sa ligalig na dala ng ginagawang malimit na pagsalakay ng mga tulisan. Yun nga po yung kanina ko pang binabanggit kanina na gerilyang salapsap o mga tawagin na gerilyang Texas, lalo na po sa kataasang Cavite at Kapatagang Cavite, na kumikilos at naliligalig sa mga lugar ng Indang, Alfonso, Mendez, Trece Martires at ibang bayan ng Cavite. Mas madalas pa nga ang pangyayari na mga taga-poblasyon mismo ang nag-aalsabalutan at nagtatago sa kanayunan. Yung nga pong sinasabi ko kanina, kapag dumadating na mga Hapon, marami rin sa mga taga-Maynila at lungsod ng Cavite ang lumikas sa kanilang lugar. Kumusta naman po kaya ang kalusugan ng mga pangkaraniwang mamamayan ng Cavite?
Sangayon sa resulta ng isinagawang mga panayam, kakulangan sa pagkain ang isa sa mga naging pangunahing problema ng mga taga-Cavite ng panahon ng digmaan. Basa rin sa mga kwentong nadinig mula sa kanila kagaya ng sitwasyon ng pananamit ng mga Caviteño, hindi naging prioridad ng mga ito ang pagharap sa soliraning pangkulusugan, kundi ang paghahanap ng makakain sa araw-araw. Pagkain ayon sa mga nadinig na paglalahad ay isa sa naging pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng mga mamamayan sa Cavite. Dahil pagkain ang problema, kasunod nito, malnutrisyon ang isa sa mga pangmatagalang karamdamang sinasabi ng mga nakausap na sanhi ng pagkamatay ng mga Caviteño noon. Bukod pa dito, ang sakit ng beriberi o pamamanas na ayon sa kanila ay resulta ng pagkain ng sakwa o yung katawan po ng saging, yung bandang gitna na po, bilang pamalit po sa kanin. Malaria naman ang malimit na nagiging karamdaman ng mga tao sa kapatagang Cavite. Samantalang sa kataasang Cavite, kalimitang sakit ng mga taga rito ay pangkaraniwang trangkaso, disenteria at pagtatae. Dahil na rin ito marahil sa kakulangan sa malinis na inuming tubig at maruming kapaligiran. Uso rin ang sakit sa balat, kagaya ng galis-aso, buni, an-an at kumboy, mga pangkaraniwang karamdaman na lumalala dahil na rin sa kakulangan sa gamot at atensyong medikal. Ito po, nabanggitin din ito kanina ng Prime Minister. Ano po? Yung tungkol po sa pag-aaral at edukasyon. Kagaya ng mga Amerikano, malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Hapon sa edukasyon bilang isang epektibong instrumento ng pagpapaamo at paghubog sa kaisipan ng mga mamamayan ng kanilang kolonya. Kaya nga't sa simula pa lamang, iba yung paghihigpit ang ipinalasap ng mga Hapon sa kasasakop ng mamamayan sa anyo ng mga kautusan at tagubilin na tumitiyak ng agarang pagkabura ng mga impluwensyang kalinarangin na nauna ng natatak sa kamalayan ng mga Pilipino. Kaagad naramdaman ng mga Caviteño ang epekto ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at tagubiling ipinalabas ng mga Hapon sa pagsisimula pa lamang ng giyera. Bunga ng mga nabanggit na paghigpit, maraming paaralan sa elementary at high school sa Cavite ang napilitang magsara. Takot na rin pumasok sa paaralan ng mga mag-aaral sa kalaunan na wala na rin ang mga gurong dapat sana ay magtuturo sa mga estudyante. Pagamat may mga ilan nilang paaralang nanatiling bukas, kagaya ng Imus Institute sa Imus at dating Indang Rural High School, ngayon ay Cavite State University na sa Indang, halos tumagal din ng 2 taon bago pa muling nagsipagbukas ang mga ito. Ang ilan ay pagkatapos na ng liberasyon, muling nagpatuloy ng operasyon. Sa loob ng halos 2 taong sarado ang mga paaralan, sa muli nitong pagbubukas, kakaibang kurikulum sa pag-aaral na ang ipinakilala ng mga Hapon sa mga bata. Sa pagkakataong ito, pagtuturo na sa kalinangan at kulturang Japanese, kasabay ng sapilitang pagtuturo ng kanilang lingwahe, binanggit din ni Prime kanina ito, lingwahe sa mga estudyante ang inihain na sa mga mag-aaral. Nakakapaghanap buhay po ba ang mga pangkaraniwang mamamayan ng panahon ng Hapon? Halos 73% ng kabuuang lupain ng probinsya ng Cavite na matatagpuan sa timugang bahagi ay lupang angkop sa pagsasaka. Pangunahing produkto nito ay mais, lamang ugat, kape, saging, niyog, palay, gulay at mga prutas. Sa pagsiklab ng digmaan, pagsasaka pa rin ay kinabubuhay ng maraming mga taga-kapatagan at kataasang bahagi ng lalawigan. Kalimitan, mga produktong nagsisilbing pamalit sa bigas tulad ng kamote, balinghoy at iba pang halamang gaya ng saging at papaya ang itinatanim at inaanin ng mga maghahalaman dito. Pangingisda o pamamalakaya naman o pagbabara, ang pangunahing trabaho ng mga nakatira sa babaeng lugar, bagaman at parehong limitadong kapasidad lamang, dulot na rin ang pinatutupad ng pag-iipit ng mga mananakop at agam-agaw ng mga ito sa lumalalang sitwasyon ng peace and order. Ang iba namang walang sakahan ay nakikiani at tumutulong sa pamumulot at pagbabayo ng palay para may makahating bigas para sa pamilya. Sa ibang bahagi din ng lalawigan na naging mahalagang industriya, ang paghahabi ng damit, gaya ng nabanggit ko kanina na damit na sinamay na naging isa sa mga panahing tugon ng mga taga rito sa pagsasalat sa pananamit ng panahon ng giyera. At dala na rin ang tawag ng pangangailangan at takbo ng panahon, nauso din ang negosyo ng buy and sell. Ito po yung binabanggit din ni Prime Minister kanina.
Isa po ito sa ini-highlight ko. Yung pupunta daw po sila doon sa Silang, and then eventually kung ano daw po yung mapalit nila sa Silang, yun naman daw po ibebenta nila sa baba, sa mababang lugar ng Cavite. Yan. Ang dala-dala, galing Lowland po, dala-dala nila ang mga produkto tulad ng isda, sariwa po at tinapat, iba pang huling dagat tulad ng tahong at talaba ng mga taga-mababang Cavite. Pagkatapos, ibinebenta o ipinamamalit ng bigas at iba pang produkto tulad ng kamote, mais, palingoy at iba pang pangangailangan sa bahay, partikular sa mga bayan ng kataasang Cavite. Kaya nga po Silang ang isang destinasyon. Incidentally, ang Silang po ay dating food basket noong panahon po ng digmaan. Sangayon po yan kay Professor Jimanil. Sa pagbabalik, mga bagay na nabili o napamalit nila sa pinuntahang destinasyon ang kanilang mga ibinebenta sa kanilang lugar. Pinalad namang makahanap ng pagkakakitaan sa loob ng Cavite Naval Base bilang mga sibilyang kawani, interpreter, katulong na tagaluto at iba pang trabaho ang ilang mamamayan ng baybayin ng Cavite. Incidentally, yung po pinakita kong larawan kanina, larawan ni Minyora Eden del Rosario, siya po ay dating dentista. Ang bahay daw po nila ay malapit lamang sa Cavite Naval Base. Nakakapaglibang pa ba ang mga pangkaraniwang mga Kabiteño nung panahon na yon? Matinding takot at alalahanin ang pangkaraniwang nararamdaman ba ng mga tao sa panahon ng kaguluhan kagaya ng digmaan. Para makalimot at na mapalipas ang ganitong isipin, nakahanap ang mga Kabiteño ng pansamantalang pagkakabalahan na sagot dito. Itinuturing na sugal ang tupada o sabong at huweteng. Pero sa panahon ng digma, ginawa na rin itong libangan ng mga tagabaybayin at kapatagang Cavite. Maging ang panunood daw po ng air raid, sabi po ni Prime Minister at saka ni Professor Jimanil. Sabi nga po ni Professor Jimanil, aba ay kami hila umakit pa sa puno-puno dito sa Silang. Puno na nyo, puno na manggasampalok para panuorin ang air raid sa Cavite City. Kinagiliwan na rin daw nila ito sa kabila ng panganib na hatid nito. Ang manakanakang okasyon ng burol sa patay ay hinaluan na rin nila ng konting kasayahan sa pagdaraos ng konting sayawan. Sa mga takot namang lumabas ng tahanan, paglalaro ng sungka ang kanilang napagtuunang pagkabalahan. May ilang lugar din dito ang may palabas ng mga drama, sinakulo at stage show, lalo na kung mayroon silang malaking entablado at maluwag na lugar gaya ng sabungan at dating sinihan ng maaring pagdaos nito gaya po stansa. Doon po sa akin sa nakapanayang kinuwento niya, nagkaroon doon po ng pagsusona, pag-raid doon sa may sabungan. Maliban naman sa tubada, na kinahiligan ng mga kalalakihan, may mga lugar sa mataas na Cavite na mayroong sinihan. Sa Silang daw po may sinihan, sabi ni Professor Jimanil, na nagpapalabas ng mga double showing na pelikulang sub-story. Kalimitan ay mga pelikulang artista ang gumaganap dito. Naging libangan din ng mga tao nakatira dito ang kumpalsa, na maihahalin tulad sa isang rondalya sa kasalukuyan na malimit ay tumutugtog kung may okasyon ng karawan kagaya sa kapatagang Cavite. Mayroon din sila ditong bodabil o stage show sa kasalukuyan, sinakulo na idinadaos tuwing mahal na araw. Panliligaw, pag-aasawa at kasalan. So kagaya ng maraming Pilipino sa pangkalahatan, likas na mapagmahal at romantiko ang mga Caviteño. Karakter na masasalamin sa paraan ng kanilang kagalian sa panliligaw, pag-aasawa at kasalan. Hindi pinakialaman ng mga Hapon ang bahaging ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Cavite. Pinabaya lamang nilang ang nasabing ginagis ng kagalian na magtuloy-tuloy. Ngunit dahilan na rin sa hirap at panganib na dulot ng digmaan, hindi naging madali sa mga taong patuloy na pagsasagawa at pagtupad sa mga nasabing kaugalian. Takot sa mga sundalong Hapon na magustuhan ang kanilang anak at sa pilitan na lamang kunin. Kaya ang ginawa nila ay tinago ang kanilang mga anak na dalaga at magkaminsan, ay nilalagyan nila ng uling sa mukha at buong katawan upang hindi ito maging kaakit-akit sa paningin ng mga sundalo. At dala na rin ang takot nito, magkaminsan ay nagiging mabilisan at hindi nagasinong dumaraan sa proseso ng ligawan ang nagkakagustuhan, bagamat sa ibang lugar ay may binanggit na may mga sugaan pa rin at mga haranahang nagaganap. Wala na rin kasalan sa ibang bahagi ng lalawigan. Ang katwiran ay baka maunahan pa sila ng mga Hapon, kaya kapag nagkagustuhan ay nagsasama na kagad. Pagkatapos na nga lang daw ng liberation, nagkaroon ng pagkakasalan yung iba.
Hindi lamang mga sundalong Hapon ang naging problema ng mga Kabiteño, partikular sa bahagi ng Kapatagan at taasang Cavite. Maski natatakutan ng mga ito, lalo na ng mga kababayan, mga gawain ng mga tulisang Texas na sapilitang nandurukot sa mga babaeng magustuhan para maging asawa. Kaya nga't ang iba'y napilitang mag-asawa ng kahit hindi nila gusto para lamang makaiwas sa problema. Ito, huli na po ito. Pagdiriwang ng okasyong panrelihiyon, kabilang na po ang piyesta at paglilibing. Isa rin ang relihiyon sa aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Kabiteño na hindi pinakailaman ng mga Hapones. Actually, ginamit pa nga nila itong mekanismo para sa pilitang mapalapit ang kaisipan ng mga mamamayan sa kanila. Pinabayaan lamang nila itong magpatuloy at hindi nilagyan ng restriksyon. Sa kainitan ng gera na natiling nandoon ang kinagis ng pagdadaos ng mga okasyong panrelihiyon tulad ng piyesta. So may piyesta pa rin po, bagaman hindi na kasing gara at kasing ingrande. Sabihan nila, gaya ng bagong magkatigmaan. Tuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga misa sa kabila ng pangyayari na kakaunti na ang dumadalo. Dala na rin ang takot sa mga Hapon na kung hindi sa mga eskwelahan nakatira, ay humimpil at gumawa ng kampo sa mga simbahan. Apektado rin ang nakasanayang kaugalian ng mga tao sa paglilibing ng kanilang mga patay. Sa ibang bahagi ng Cavite ay hindi na halos uso ang lamay at embalsamo. Kaya't madalian na lamang ginagawang paglilibing sa mga kaanak na namatay. May mga pagkakataon pa na hindi na naidadan sa simbahan para sa huling sakramento ang mayapa. Marami ding pahayag na marami ay hindi na ililibing sa sementeryo at kung saan-saan na lamang inihuhukay ang iba sa piling lugar. At okay, pinaanad na lamang sa dagat, partikular sa mga tagabaybayang parte ng lalawigan ng Cavite. Para po sa aking konklusyon. Sabi po ng aking mga nakapanayam, at lubusan ko po itong pinaniniwalaan nga, no? Sabi nga nila, maigsi, ngunit malupit. Tuloy pa rin kahit hindi kasingirangya. Karamihan sa mga nakapanayam ay ganito ang naging paglalarawan sa halos 5 taong pamamalagi ng mga Japanese sa bansa at sa mga kinagis ng kaugalian na naapekto ng pananakop nila sa atin. Ganun pa man, tuloy ang pang-araw-araw na buhay o takbo ng buhay ng mga pangkaraniwang mamamayan ng Cavite sa kabila ng mahigpit na pamamalakad ng mga dayuhan at manakanakakaguluhan at ligalig mula sa mga kababayang piniling makipag-collaborate sa mga Hapon sa anyo ng pagiging bahagi ng pamahalang Japanese bilang makapili o sakdalista sa probinsya. Hiwalay pa ito sa ligalig na dala naman ng mga grupo ng pseudo-guerrillan na nakilala sa tawag na Texas o guerrillang salapsap na malayang kumikilos sa lugar ng impluensya. Malino din sa ginawang pag-aaral na sa kinaharap na suliranin dulot ng gera, lumabas ang taon na ugali ng mga Kabiteño. Ang pagiging malikain at maparaan ng mga ito. Karakter na naragdagan pa ng pagiging relihiyoso ng mga taga-Cavite. Nahanapan nila ng pansamantang solusyon ng mga balakid sa kritikal na sitwasyon, ng kinasanayang pang-araw-araw na takbo ng buhay ng partikular na panahon. At kung may maganda daw na naidulot ang digmaan sa mga Kabiteño, ito ang pangyayari na noong panahon iyon ay naranasan nila ang maging pantay-pantay. Para po tayo ngayon sa COVID, di po ba? Sabi, walang mahirap, walang mayaman. Panahon ng Hapon, ganun din po. So, sa ngayon, di po ba ganun din? Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kung tatamaan, itatamaan ka ng COVID, lalo't hindi nag-iingat. Lahat ay kayo na kailangan makiangkop at makibagay sa takbo ng sitwasyon, banggit din ng mga nakakwentuhan. Batay na rin sa mga personal na pag-uusap, sa kainitan ay kalawang paradigmang pandaigdig, ang sarisaring papel na ginampanan ng mga Kabiteño ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. May mga nakapanayam na kusang nakipagmabutihan sa mga dayuhan para sa personal na benepisyo at kumbinyente. Marami na rin naman ay bilang at ubiling pagtugon sa pangailangan ng kaganapan ng mga digmaan. So, mga collaborator po na binabanggit natin. Sa pangkalahatan ay malimit na inalalarawan na walang katulad kasing lupit ang naging karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pagkakandiling Hapon, kalupitan na sa kabila ng mga propagandang malawang ginamit at ipinatupad ng mga ito, kabilang ng tungkol sa relihiyon at edukasyon, ay hindi ito nagawang ipalimot at ipatalikdan ang sinasabing magandang karanasan na ipinalasap ng mga Amerikano sa mga Kabiteño. Kaya nga sa panahon ng ginawang mga panayam ay halatang dama pa rin ang maraming nakabahagi sa pag-aaral ang kanilang naging malungkot na karanasan. Kitang-kita pa rin sa kanila ang puot na iwan ang sinasabi ng marami na hindi makataong trato na naranasan nila sa kamay ng mga dayuhan.
accidentally may mga nakapanayam nga po ako, lalo na yung mga babayan na habang nagkukwento, ay bigla na lang pong umiyak. Naramdaman ko po talaga, sabi ko, ganun kalalim talaga ang naitanim sa kamalayan ng mga kababayan ito. Sa bahaging ito ng pag-aaral tungkol sa pang-araw-araw na naging buhay ng mga karaniwang mamamayan ng Cavite, dalawang mukha ng digmaan ang tumambad sa akin. Una po, ang kalupitan at di makataong pagtrato ng mga mananakop na puwersa sa mga mamamayang sinakop. At ikalawa, nagulat din ako dito kasi sa laging sabi, malupit ang mga Hapon, lalo na yung mga sundalong Koreano. No? Pagkasabi ni Dr. Jose ay urban legend lang daw yan. Ang di ilang kwento ng magandang pangyayari, gaya po ni Nanay Eden, yun po ang kwento niya sa akin. Sa kanila, sa kamay ng kaparehas na dayuhan, sa kabila ng kritikal na sitwasyon. So dalawang mukha po, isang malupit at isang magandang pangyayari. Sa mga lumasap ng pagmamaltrato, nanatili ang matinding galit bilang pangkalahatang saloobin ng mga nakakwentong kapanayang para sa mga dayuhan at maging kapwa Pilipino rin na piniling makipagmabutihan at makipag-alyado sa mga Hapon. Sa mga positibo naman na naging karanasan, abot-abot na papuri at komplimento para sa magagandang bagay at tulong na ibinahagi sa kanila sa kainitan ng giyera ng mga sundalong Hapon, lalo na daw po yung mga opisyal. Mababait daw po yung opisyal na mga sundalong Hapon. Kaya nga at sinabi rin ng ibang nakapanayam na kung nagpatuloy pa ang mga sinimulang kabutihang ipinakita ng ibang mga Hapon sa mga Kabitenyo, ay may posibilidad na baka nahirapang makabalik kagad ang mga Amerikano, hindi lamang sa physical na aspeto, ngunit maging sa pangkalahatang kamalayan ng mga Kabitenyo. Mahalaga ring banggitin sa bahaging ito ang pagkakaroon ng magandang samahan at pagtitinginan ng mga Kabitenyo sa pamayanan sa panahon ng maan. Kagaya nga po ngayon sa kasalukuyan, isa pa rin karakter ng mga Pilipino at ng mga Kabitenyo na nasusubukan na sa maraming sitwasyon sa hinaharap ng mga ito. Sa pagtatapos, sa kabila na nakitang kakapusan at kakulungan ng partikular sa mga datos na posibleng hindi nakalap, ngunit naghihintay lamang na mabuksan sa isinasagawang panimulang pag-aaral, inaasahan ng sumulat nito na nakamit niya ang isa sa kanyang mga paanoing adikain sa pagsasagawa ng pananaliksik na mabanggit. Maliban pa sa siyempre kahingian ito sa ligring masterado. No? Ang mailahad sa marami, ang isang lokal na kasaysayan ng lalawigan ng Cavite, kung saan ang kanyang mga pangkaraniwang mamamayan naman ang bida. So inaasahan din na nabigyang hustisya sa pamamagitan ng kanyang pag-aral na malinaw na maibahagi sa mga babasa kahit na maliit na parte lamang ng boses ng masang Kabiteño na matagal nang naghihintay na madinig at maitanghal sa entablado ng kasaysayang lokal at nasyonal. Ito ay sa kabila na rin ng kahinaan at personal na limitasyon of course ng mayakda. Magsilbisa ng panimulang datos ang nakalap na ng sumulat para sa mas malalim pang pag-aaral na maaaring isagawa tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga pangkaraniwang mamamayan ng Cavite at sa hinaharap. Gaya nga po ng panawagan ng Mang Binipayo at saka po ni Dr. Calairo kanina. Siyempre po, bago ko wakasan ang aking panayam, ay siyempre aking pong top-plus ang aming lolo, no? Si Don Severino de las Alas, hindi kilala sa ang kanyang pangalan sa katipunan. So, marami pong salamat. At Dr. Calairo, akin na din lang pong babanggitin with the due indulgence. Ano po? Patikim lang po itong aking binasang panayam at doon po sa mga magkaka-interest sa mga pangkaraniwang mamamayan ng Cavite ay sa pamamagitan po siyempre ng Cavite Historical Society at ng ating butihing commissioner, Dr. Calairo at ng Cavite Study Center, ay pinaplano na pong isaaklat itong aking panayam na ito. And hopefully, ngayong taon pong ito ay sana'y lumabas. At para po mas maunawaan ninyo ng gusto itong aking panayam. Bitin po tayo dito kasi nandun po yung mga detaling kwento. Ano? Yung mga translation po ako doon. So hopefully po ay God willing po. Ano? At kahit may pandemya, ay hopefully po may isaaklat na ito. So salamat po Prime Minister Dr. Calairo Commissioner. At siyempre po sa ating isang guest speaker si Dr. Binipayo. Maraming salamat po mga Kabitenyo. Shoutout po kay Dr. Joey Jimenez, yung pong aking ito po yung pinaghirapan natin sa Lasal nung kapanahon na ngayon. Salamat po, salamat po. Maraming salamat Professor Hil Ramos, no, ngayon administrator ng
Cavite State University, Tanzan. Naunahan niyo lang ako, babanggitin ko sana na ang inyong lecture ay bahagi ng mga isang aklat, no? Kasi marami talaga, no? At hindi mapagkakasya lamang sa ilang minuto, no? Kaya abangan po natin yan. Actually, pinoproseso na po yung kanyang manuscript, no? Krito, no? Hopefully, by siguro mga third or fourth quarter ay lalabas ang aklat ni Sir Hill, no? Itong kanyang kinatalakay, no? Abstract lang siguro ito. Itong deliver niya, abstract lang, no? So, ang dami pong mga nanonood sa atin, no? Dahil sa tayo po ay naka-livestream, no, sa DepEd, no. Nakikita ko ang daming DepEd from Iloilo, from Bacolod, from Mindanao at from Gentry, no. Ang dami. Antipolo rin, no. At well, shout out daw sa isa doon from Pandi, Bulacan, no, sa kayong Diego Memorial School sa Gentry, no. So, banggitin ko lamang po bago tayo magpatuloy, no. Meron na rin sa akin from Antipolo, Lores Elementary School from Oton, Iloilo, no? Marami from Sunnybrook, no? Park Lane, DepEd, no? From Division of Iloilo, PDMNS National High School, Havalera, Antipolo City. Napakadami po. Kasama rin natin nanonood, syempre, ang ating kaibigang historian, si Xiao Chu, ang nanonood ngayon. At kasama rin natin si Professor Romel, Dr. Romel Hernandez ng Lasal, Manila, no? At si Dr. Diaz ang Vice President external ng internal ng Cavite Historical Society. So para po sa mga bagong pasok lang, ito po ang LHCN, no, webinar series, buwan-buwan po ito. So abangan po natin. Proyekto po ng National Historical Commission of the Philippines in collaboration with the Cavite Study Center, no. So meron pa Gimbal National High School, no. Kanina meron din Dueña, Sunnybrook, Park Lane, Gentry, no. Marami pong good morning po sa lahat. So tutuloy po natin ang ating mga lektura. Ang pangalawang lektura natin ay i-deliver ng isang senior high school principal, no, ng Learning Links Academy, no. At meron siyang YouTube channel, no? Promote natin yung Mananaliksik, no? At lalo-lalo na sa Cavite, marami siyang pinupost ng mga historical tidbits, no, tungkol sa kasaysayan ng Cavite. So active siya sa pag-research, no, lalo-lalo na o mga online sources, no. Isang kaibigan, bahagi ng Cavite Historical Society, ang tinutukoy ko po ay si Professor Daniel Anciano. So Daniel, good morning. Good morning po. Good morning. Sorry, video niyo medyo wala, hindi pa siya naka-open. You cannot start your video because the host has stopped it. Ganun ba? Yeah. Okay. Yeah. Okay. From straight from the farm. Yeah. Good morning po. Good morning, Commissioner Calairo. Miss Benipayo, si kasamang Hill, habang tinitingnan ko yung mga photo mo, ako yata yung photographer mo dyan, eh. Oh, sige. Miss Miley. Tama yun. Kasama tayo sa akin. Oh, sige po. Paano ba? Sisimulan ko na. Pwede ka na po bang simulan? Pwede na po. At we have don't have the leisure of time. Yeah. Opo. Okay. pasensya na, ha? Bihira. Kailangan gumana to. Okay. Ang kasaysayan ay isang pagtatanghal kung saan parang may nakahanda na yatang script na ginawa ang dakilang producer, director, scriptwriter ng kasaysayan. May mga tauhang gaganap sa mga mapaghamong papel sa isang natakdang pagkakataon. At ang kasaysayan ay nagaganap sa mga entablado. Dito sa aking lecture sa umagang ito, tinitingnan ko yung oras dahil 20 minutes lang, ay ipepresent ko sa inyo ang isang entablado ng kasaysayan ng kabayanihan
ng mga mamamayan ng Cavite. Inaanyayahan ko kayo na balikan ang isa sa mga entabladong pinagtanghalan ng kagitingan at kabayanihan ng ilang mga Caviteño noong World War II. Salamat at sa naratibong ibinigay ni Prime Minister Virata dahilan sa kung ito'y entablado, si Professor si Prime Minister Virata ay naging isang tagapanood. At kung ito ay isang pagtatanghal, ang sinopsis o mahabang sinopsis ay ginagawa naman ni Ms. Binipayo. Okay, ang topic ko ngayon ay ang himpilan ng Kempitay sa lungsod ng Cavite, 1942-1945. Ang Kempitay or Kempitay ay isang sangay na nagsilbing pulisyang militar ng hukbong Hapones. Minsan iniisip ko kanina kung ang sinasabing mga malulupit na Korean soldiers ay mga Korean or mga Kempitay. Noong World War II, naging instrumento sa mga aktibidad pang espiya ang nasabing military police. At ito ay ginawa nila hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa mga bansa sa Asia na kanilang nasakop. Pinalakas ang kanilang aktibidad kontra-guerilla sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga collaborator na Pilipino. Sorry for the spelling. Uulitin ko na ang minsan nagkakamali, makapili, lagi nang makapili. Nung dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, meron na talagang anti-American group na tinatawag na sakdalista. At sila hindi ko sinisisi ha. Sumunod, ito ay naging ganap. Noong September 21, 1944, idineclare ang martial law sa Pilipinas under President Laurel. At itinayo ang isang bagong partido, ang Makapili, na kilala sa kung saan ang mga sakdal ganap ay naging common na sa isang pangalan na Makapili. Kaya nakakamali sila ng term eh, hindi nila nahati yung tamang panahon ng mga gamit. At ang Makapiling ito na naging malupit sa mga Pilipino ay pinangunahan ni Benigno Aquino Senior, yung tatay nung ano, yung tatay ng ama ng demokrasya. Very funny. Okay. So, ang mga Kempitay, lalo sa Maynila, ay mayroong mga himpilan. Una, ang Fort Santiago. Pero ang Fort Santiago ay siyang center. Sa northern portion ay ang Far Eastern University, kung saan sinasabi na si Mrs. Escoda ay dinala at dito na rin pinatay. At sa southern portion naman ay merong Baldomero Rojas Mansion sa Corta Bitarte. Ito ang bahay ni Dr. Rojas. At the same time, nanya ba si Sir Romy? Ang ilang mga taga-Imus na hinuli sa zona na hindi pinatay sa Dasmariñas ay dito dinala sa Corta Bitarte based on the record. Sa Cavite, nandito rin ang tinatawag nating what they call it, the Kempitay. At ang kanilang kampo, dalawa ang kampo, ang Camp Huarchini sa Imus. Okay? At ang sumunod ay ang military police garrison sa Cavite City. Bakit tinawag itong garrison? Dahilan sa ang military police ay laging may kasamang regular army. Okay. Magiging tanong, paano natin makikita kung nasaan ang military garrison ng mga Hapon sa Cavite o sa city? Madali sa Imus eh, kasi hanggang ngayon, ito yung provincial headquarter ng Philippine National Police. So, tumingin tayo sa tinatawag nating mga records. Tingnan natin yung script bago natin makita yung entablado.
Okay. Check. Hindi ko alam kung synchronize yung aking ano, yung aking PowerPoint presentation. So, kanina sinasabi na maraming nanonood sa Santo sa General Trias at na-mention yung isang lugar sa General Trias, yung Pasong Kawayan. Sa pagkakataong ito, dahil kayo, may mga nanonood na taga Pasong Kawayan, ibibigay ko muna sa inyo ang tinatawag na jurisprudence noong January 31, 1950, kung saan nag-a-appeal ang isang babae na ang pangalan ay Arsenia Nunez ng Pasong Kawayan, General Trias, Cavite. Si Arsenia Nunez ay kasal kay Albino Torres at nung mahiwalay ay naging mistress ni Magno Garcia. Si Magno Garcia ay isang Japanese mestizo at kinikilala na pinuno ng civilian Kempitay sa Cavite. At ayon sa report ng jurisprudence na ito, noong July 1944 sa Barrio Tapia, General Trias, Cavite, ay nagkaroon ng SONA. Kinuha si Carlos Guarin, Cayetano Aristores, Junicio Carandang, Carlos de los Reyes, Junicio Aristores, Severino Portugues. Immediately thereafter, they loaded them on a truck and the two prisoners with other person from the same barrio were taken away by the Japanese and brought to the city of Cavite. So based on this jurisprudence, they mentioned the word Cavite City as one of the places where the MP garrison was situated then. So tingnan natin ang Cavite City mula sa mapa. Ang Cavite City, ang Cavite City mula sa mapa ay isang napakalaking lugar. Ang tanong, saan sa Cavite City naroon ang garrison? Okay. Ngayon ko lang kasi nakikita yung sa kabilang monitor. So, saan ang garrison ng sa Cavite City? Balikan uli natin ang isang jurisprudence. Valentin Trinidad Bagalawis, kaso treason. Si mula dito sa kaso ni Valentin Trinidad Bagalawis na isang dentista sa San Roque. Mula sa report ni Honorio Cairme ng Kawit, sinabi niya na si Bagalawis ay kanyang nakita sa headquarter ng military police sa Caridad. So lumilitaw mula sa malaking mapa ng Cavite ay papasok ngayon ang tinatawag na isa lamang distrito ng Cavite at ito yung Caridad. Okay. Tinitingnan ko lang po yung ano. So, tinitingnan ko lang po yung delay ng aking PowerPoint presentation. So, ayan po. Ang nakikita nyo ngayon ay Caridad. Oops. Ayan. Okay. So, mula sa script, nakita natin yung eksaktong distrito. At mula sa sumunod na report ng mga gerilya, magkakaroon tayo ng mga tauhan. Sino-sino ang mga ilan sa dinala sa military garrison na ito ng mga tao sa Cavite? Well, Domingo Reyes, si Amado Colina, captured at the same time executed yata to. Si Macrio Balies, captured in charge of guerrilla activity. Junicio Colanding, Carlos Reyes, Carlos Guarin, Seferino Portugues na na-mention kanina, Bonifacio Limbok, Modesto Lasso, and Anacleto Malaluan. At mas marami pa kung talagang titingnan. Then, another script sa drama ng kasaysayan. Kita ba? On the month of December 31, Jose Titong, Captain Guillermo Manalo, sa Carayas Roca,
Romanas Historias of Barrio Sirigwelasan, General Trias Cavite, was taken by the Japanese military police as guerrilla and imprisoned for 13 days at Cavite Garrison on a charge of guerrilla activities. Our food and water limited in prison. As no evidence was found against us, we were all set free. January 13, 1943. Another letter, Susano Tanael, resident of San Antonio, Cavite, was tied in a garrison for 15 days, more or less. He was punished severely and he was nearly killed. Then, another report, okay. So, napakaraming report ngayon na dumadating at magpapatunay na una, nakilala natin yung mga tao. Pangalawa, na nalaman natin kung ano yung brutality ginawa sa kanila at yung tinatawag na na-establish yung pag-execute sa kanila. Then, okay, may problema rin pala no, late. Another report. Late ako ng iyon. A number of his staff officer and men entered the dungeon of the Japanese military police in the city. Rumors warped around that some 200 men would be arrested, so many guerrillas and pro-American left the city of Cavite immediately. Okay. Ngayon, another one. Isa sa mga during the military tribunal, si Ladislao Hoya ng Tansa ay nagsabing, for the second time, I was imprisoned in a Kempetay, military police Kempetay headquarters in Cavite City. So, sumunod, nakita natin yung mga tao. Ang susunod naman, sino ang kontrabida sa entablado? Florentina Hoya mentioned, well, it's look like that, for instance, the military chief in Cavite City was won by the name of Captain Nakamura. And the Japanese who mistreated me was named Sergeant Elise. Sa Captain Nakamura, o sa trial naman, sa transcript ng trial ay Lieutenant Nakamuri. Okay. Sige. Ngayon, balik na tayo. Hahanapin natin ang entablado. Okay? So, paano natin mahanap ang entablado? Member of our organization prepared maps of Cavite and sent them to the high command at General Headquarters at Sierra Madre. So, ibig sabihin, para makita natin kung nasaan ang Kempetay Headquarters, tingnan natin. Sabi kasi nila, may ginawa silang mapa. So, inanap ko yung mapa kung nasaan. Ang makikita nyo ngayon ay ang mapa ng Cavite. Teka, hindi pa lumalabas sa screen natin eh. Late ang ating... Okay. Ayaw lumabas. Ayan. Kita na po ninyo ang mapa ng Cavite City. At kung mapapansin nyo, may mga marking. At sa mga marking na ito, lumilitaw ang mga tinatawag nating military installation sa Cavite. At isang portion sa mapa na makikita ninyo ay ito. Tagal naman lumabas talaga. Delay ng 20 seconds. Okay, ang makikita nyo sa susunod na slide ay ang kinaroroonan ng military police garrison sa Cavite. Okay, nandiyan na. So, at pagkatapos niyan, balikan ko lang, ang mapang ito ay ginawa, ang estimate ko na ginawa ang mapang ito during 1939 o before the war, yes, at the time na
kasi may marking na Cavite City, lumilitaw na ito ay isa sa mga tawag dito, survey map ng Cavite nung ito ay gawing lungsod. Hindi ko palang makita yung background. At ang sumunod ay ang 1944 map during the war, nung inihanda ng mga Amerikano ang tinatawag na pagbobomba sa Cavite. At ang nakikita nyo na may dilaw na portion ay ang lugar kung nasaan sa city block ng Cavite naroon ang military prison o military police garrison. Sorry. Kung gagamitin naman natin ang kung isusuperimpose natin ang mapa, makikita natin ngayon ang tinatawag na Kempitai Headquarter. Ang ating reference ay ang Caridad Elementary School, ang Bautista Hospital, ang Kempitai Headquarter, at ang Japanese Prisoner House. Okay, kita na. Sa series na ito, tinitingnan ko at pinipinpoint, ayan na nga, pinpoint nga talaga, ang kinaroroonan ng mga structure na nabanggit. Okay. Isa sa mga bahay na makikita nyo na mayroong arrow ay ang isa sa mga structure sa loob ng military garrison. So, kita na. Para makita natin kung ano ang itsura ng bahay na yan, ito po yung itsura ng bahay na yan. Delay. 1, 2, 3, 4, 5. Tagal ang delay ah. O sige. Sumunod. Okay. So nakita niyo po yung bahay. Ang sumunod na, ito po yung ano niyan ah, floor plan. Isang palapag lang po yung bahay na yan. At ito ay sinasabing parang conference room ng mga Japanese military officer and men during that time. Ito po yung ano, ang susunod yung makikita ay yung floor plan ng bahay. Okay. So sa floor plan ng bahay, makikita nyo, meron siyang 1, 2, 3, 4, 4 na kwarto, isang comfort room. At the same time, kusina. Ito po pala yung hagdanan. Kaya babalikan nyo yung hagdanan na yan. Okay. Sumunod pong makikita ninyo ay ang isang bahay sa gilid ng mas malaking bahay. At base sa aking research, ay lumilitaw na ito po yun. Kung makikita niyo po yung tagiliran ng bahay, okay, o na, nasa tagiliran siya ng mas malaking bahay. Okay. Mostly ang bahay nito ay ang bahay nito ay dalawang palapag. Ang unang palapag, isang hagdanan pataas, isang malaking kwarto, isang kubeta or comfort room, dining room, dining kitchen rather. At sa second floor, dalawang kwarto, isang dining room at syempre ang comfort room. Okay. Ang pangatlong bahay na makikita ninyo
Okay. Ang pangatlong bahay na makikita nyo ang siyang mas pinakamalaki dito sa Military Police Garrison sa Cavite City. Ito po yung itsura niya. Mula sa kanyang itsura, titingnan natin yung loob. Kasi nandito po yung kasaysayan niya. Sa first floor, nandito yung garahe. At sa garahe ito, pwedeng magkasya ang dalawang malaking sasakyan. Mayroong comfort room. At ito pong hating nakikita ninyo ay tagito, concrete during the time. And in this one, ang dungeon. Ang dungeon po naman, ang sahig ng dungeon na ito ay isang ay red tiles na katulad ng makikita nyo sa baba ng hagdanan ng lugar yan, Andres Bonifacio Trial House. Okay. Ganun po ang itsura. And then, sa second floor, bedroom, office, kitchen, comfort room at bedroom. Okay. So kung babalikan natin sa mas maliwanag na satellite photo, Caridad Elementary, ngayon na Bautista Hospital, Kempitay Prisoner Quarter. Balikan lang uli natin ang bahay kung saan nandoon ang dungeon. At ito ay ang kinuha ng mga Japanese military police. At noong 1945, bumalik ang may-ari. Ito ang report ng may-ari ng nasabing bahay nung kanyang balikan. Woman tells how Japanese police use her home as torture chamber. Mrs. Mary Seiden of Cavite City reported recently that she is now back in her house in Justo Street. Take note the word Justo Street, which was used by the Japanese police as a torture and execution chamber for more than 3 years. During the early part of the Japanese occupation of Cavite City, according to Mrs. Seiden, ISO Filipinos suspected as guerrillas brought to our house and subjected to all kind of physical torture. I could not bear hearing the cries of agony and pain from the victim, and there were nights when I could not sleep on the room that the Japanese had told me to occupy. On several occasions, I saw men hogtied and thrown on the floor like pigs. I was relieved when the Japanese told me to leave the house. When Mrs. Seiden returned to her home after the American had liberated Cavite City, she found so many bloodstains on the floor and walls, pieces of wood with dried human flesh still clinging to them, and rope which the Jap had used in tying their victims. The Jap had intended to blow up the house, said Mrs. Seiden, because she found the stick of dynamite under it. Okay. Sa kasalukuyan, ito na ang itsura ng P. Justo Street sa Cavite City, kung saan naandoon o kung saan minsang nakatayo ang tinatawag na Military Police Garrison. Ang nakikita niyong bahay ang siyang ipinalit sa matandang bahay, at ang side na ito o ang lahat ng nasa ibaba ng first floor ang area na kinaroroonan ng dungeon. At hanggang ngayon ang isang bahay na ginagamit ng mga Japanese sa kanilang meeting ay hanggang ngayon ay nakatayo pa rin na makikita nyo sa street view ng Google Earth. At ang prison area ay ang bahay nito na kung saan naandun ngayon o kalapit ng tinatawag na St. Peter Parish sa P. Justo. So, sa pagtatapos ng aking lecture sa araw na ito, ang sasabihin ko lamang o ipinapakita ko lamang
na ang kasaysaang isang lugar ay napapatungan o nagbabago ang anyo. Pero dapat kahit na ito'y magbago ng anyo, wag nating dapat malimutan na minsan ang mga lugar na ito ay naging entablado kung saan itinanghal ng ating mga bayani ang kanilang pagbubuhis ng buhay para sa ating kalayaan o pagpapatuloy ng ating kalayaan. Muli, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig ninyo sa araw na ito. Maraming salamat, Sir Daniel. Napaka-detalyado ng iyong presentasyon. Ha? Hindi lahat kayang gawin yun. Ha? So, dapat meron kang facility of technology, no, para makakita pa rin bagay na yun. Well, well, si Professor Daniel Anciano po, isa sa mga kailangan gumagamit ng technology, no, internet, bago pa magsimula yung pandemya. Kaya sa aking palagay, hindi siya masyado naapektuhan ng pandemya in terms of sourcing sa internet. So, congratulations, Sir Daniel. At, salamat po. Alam niyo, weakness ko yan. Alam niyo yan, no? Kasi ako talagang sumusulat ako ay dokumento na pupunta sa archives. Pero Sir Daniel po ay kaya niyang sumulat ng isang libro sa pamamagitan ng internet using primary source. Ayan po ay isang magandang kakayahan. So, Sir Daniel, maraming salamat po. So, bago tayo magpatuloy sa Maragondon, again, babanggitin ko, ang dami nanonood po sa atin. Meron po sa City of Batac, no, National High School, sa Poblacion, sa ibang bayan, sa meron din sa ano, sa Samar, no? Meron din sa Antipolo City, Quezon City, hindi ko na may isa-isa lahat, no? Pagnasa National High School from no, ito, ang dami, no? So, Lores, na nabanggit ko na yung iba kanina, no? Si Ma'am Nonya Chongko ng Santa Rosa Study Center na nanonood din sa atin ngayon, no? At, ayan, no? Ang ating programa ay naka-stream, no? Sa DepEd website at saka sa DFA. Kaya, outside the Philippines po ay nanonood din po ang ating mga kababayan, no? Sara NHS Iloilo nanonood din, no? So sa atin pong pagpapatuloy ang susunod natin tatalakayin, ito ay lagi natin nakakasama sa Cavite Historical, very active po. So ito po isang politician po, vice mayor na naging konsehal, ngayon naman ay advisor ng tourism office, no? At lagi niya akong kinakausap dahil sa ano ba masasabi ko dito sa taong to, siya nagpo-promote ng history and culture ng Maragondon. At itong very recent lang ay kanya inisiyatibo na magkaroon ng mga marker sa Mount Buntis, no? Dahil dito po umatras ang mga Hapon noong World War II. So ang tinutukoy ko po ay ang tourism consultant ng Municipality of Maragondon, Sir Honorable, no? Regan Gulapa. Sir, good morning. Good morning po. Good morning po. Nasa Maragondon tayo ngayon. Apa, nasa tourism office po. Tourism office. So, napakaganda po. Alam niyo, ang Maragondon ay napaka makasaysayan. No? Nagiging ano ngayon, nagiging very popular, hindi lamang sa history, pati yung trekking, ano? Ang dami yung kasing bundok dyan, eh. No? Tama po ba yung, ano, yung isa mga dahilan daw kung bakit na ang bagyo ay humihina dahil pag tumatama sa Mount Buntis pag nanggagaling niya sa West Philippine Sea. Tama po. Apa. Kasi yung bundok po natin dito, larawan ng isang babaeng nakahiga. Ngayon, pag yung mga hangin galing sa dagat tumama na sa bundok, nababasag, hindi po kami masyado napipinsala dito sa Maragondon. Yun. So, meron pang geographical advantage. So, sir, hindi ko na pagtatagalin. You have the floor. You have time naman, no? Bago ang ating discussion. Thank you, sir. Apo, yung pong sinabi ni Professor Calairo kanina tungkol sa Mount Buntis, isa pong pagtutuwid, yung po ay ilalagay ng marker ni General Emilio Aguinaldo kung saan noong May 11, 1897 hanggang May 18, 1897, doon po sila nag-encampment bago sila pumunta ng Magallanes, Tagaytay, Batangas hanggang makarating ng Biak na Pato. Yan pa. Good morning pa, Professor Calairo, kay Chairman Prime Minister Cesar Pirata,
at kaya Ma'am Benipayo, kay Sir Hill at saka kay Sir Daniel. At sabi ko nga kay Professor Calairo, ba't ako napahalo dito, hindi naman ako professor. At atin na po nga simulan po yung munting kasaysayan po dito sa Maragondon, gaya po ng sinabi kanina ni Professor Daniel, naglatag siya ng entablado. Ngayon ay makikita po natin yung entablado dito po sa Maragondon. At ito po ay sinulat ni Judge Narvaez, ni Attorney Sir Villano Castor at saka ni Attorney Mariano Villanueva. Bali, hindi po tayo nagawa nito. At ito po ay base sa mga nangyari noong nakaraan at sinulat lamang noong tatlong tao at sila'y kasama rin sa mga pangyayari. Gaya ng salaysay kanina ni Chairman Birata na siya mismo ang nakasaksi. Noong pong December 24, as early as December 24, 1941, si Patrocinio Gulapa po ay umuwi na mula sa koridor dahil sa pambubomba at nagsimula na na magbuo ng mga tao para kikitil dito sa mapaminsalang mga Hapones. At noong pong May 8, 1942, siya po ay nag-form ng isang guerrilla unit, guerrilla organization. Ang tinawag po nila dito ay ANAHAP. Ang ibig sabihin ay anti-Hapon o anti-Japanese. At ang kanilang pangunahing tungkulin ay magsabotahin ang mga Hapones, yung mga sasakyan na pumaparada dito, pinapasabog nila ang gulong, sinisira nila yung mga spare parts, at yung mga guerrilla naman na nalapsap, at saka yung mga taong magnanakaw, kanila rin nga nililipol dito sa bayan. At noong February 7, 1942, yung mismong anak ng incumbent mayor ay napatay ni Gulapa dahil sa pagnanakaw ng asukal. So nagkukulang na ho yung mga bigas, palay, asukal at mga commodities. Kaya nangyari, napatay po niya. Naging wanted siya sa Hapon. Noon namang May 23, 1942, doon sa barrio Patungan ay kanyang nabihag yung 12 bandido at mga nanalapsap na nagpapahirap doon sa barrio. At dahil sa pangyayaring yun, ay siya ay isinama ng mayor ng Ternate na si Santiago de Guia doon sa sinasabi kanina ni Professor Daniel na sa istasyon doon sa Imo, sa kwartel. At dahil sa pangyayaring yun, ay napawalang sala siya at ginawang special police at inauthorized pa na magdala ng barel. Noong May 24, 1944, isa na namang police officer ang nagtatangka na maglabas ng palay at bigas sa Maragondon at nakaparada na sa tabing ilog. May nagsumbong kay Gulapa para pigilin na wag nang ilabas at pinakiusapan ni Gulapa na bayaran na lamang doon sa halaga na gusto nila. Ngunit hindi napapigil yung police officer at sa madaling sabi, siya ay binaril at nagpalitan ng putok at namatay din yung police officer. Muli na naman siya naging wanted noong panahon na yon, sa Hapon. At ang nangyari po, tuloy ang kanilang paninira ng mga sasakyan ng mga Hapon at yung pati po yung communication line ng Ternate at saka ng NAIC ay pinutol ng mga miyembro ng mga liberators para mawala ng communication yung mga Hapon. Noong pong June 1944, apat na Amerikanong regiman na tumakas mula sa Carabao Island ang natagpuan sa Mount Ado at doon sa kuweba doon sa kay Ado ay inilagaan yung apat na Amerikano at lahat ng pagkain ibinigay sa kanila at tulugan na papag, naging maayos yung samahan. Ngayon itong regiment na ito na nagkaroon ng ranggong koronel na si Bert Puller nireorganize yung samahan ng ANAHAP at pinalitan ng pangalan na Liberators. At mula noon, lalong lumakas yung pwersa ng guerrillang ito at tuloy-tuloy ang kanilang pananabutahe sa mga Hapon.
nagkaroon ng mga set ng officer. Si Poler ang commanding officer. Si Gulapa ang ex officio. Si Vicente Riego de Dios, si Francisco Punsalan, si Delphine Paracalle, si Severino Relio. Ngayon, pagdating po ng August 8, 1944, meron na ng mga dalawang apiator ang nahulog naman sa dagat na malapit po doon sa lugar ng Naik. At yun naman ay naalagaan sa ilalim ng pamumuno ni Esteban Taparan o ng Taparan Unit. At sa pagkakataong yun, kinausap ulit na ni Gulapa, yung si Esteban Taparan, para sila ang mag-alaga doon sa dalawa pang Amerikano dahil sinabi niya na mas ligtas kundi ito aalagaan sa bundok na Maragondon. At agad na mga pumayag si Esteban Taparan, kaya ang kanilang alagang Amerikano ay naging anim na. At tuloy ang pambubomba dahil itong ating Maragondon, galing naman yung bomba doon sa El Fraile, tinatamaan yung bayan, tinatamaan din doon sa mga bundok. At bilang ganti naman, yung mga Japanese soldiers ay nagkaroon ng sona. At isang linggo nilang hindi pinakain yung mga kalalakihan doon. Kung bibigyan ng pagkain ng mga asawa o mga naghahatid ng pagkain, ay kanilang tinatapon lamang. At miski tubig, wala. Kaya marami rin ang namatay doon sa Central Elementary School ng Maragondon. Ngayon, noong pong October pa rin, 1944, meron pong anim na Hunters ROTC na mga trained tungkol sa radyo. Galing pa silang Australia at pinapunta dito sa kay Gulapa sa bundok ng Maragondon sa Mount Gaak para maglagay ng radio transmitter para ikabit doon sa Mount Gaak. Nang sa gayon, malaman nila yung ligtas na lugar kung saan maaaring balitawin yung submarino na may lulan ng mga baril, bala, mga ammunition na ipapamahagi sa mga guerrilla dito sa Upland, Cavite. At ang nangyari, sa di inaasahang pangyayari, nagkaroon ng conflict yung Hunters ROTC at Liberators at napatay nga yung anim na Hunters ROTC. So sa madaling sabi, hindi natuloy yung kanilang balak. At ang nangyari, nagkaroon ng malaking away sa pagitan ng Liberators at Hunters ROTC. Noong November 5, sumugod si Colonel Emmanuel de Ocampo sa Maragondon kasama ang mahigit na may 100 na tao at kanilang ipaghihiganti yung namatay nilang kasamahan. Hinahanap nila si Gulapa at hindi naman nila natagpuan. Pero yung kanilang lakad ay hindi nabaliwala dahil yung Amerikano ay kanilang tinangay, sila Bert Puller at kanilang dinala sa Kutad pagkatapos ay sa Mindoro. November 12, 1944, muli na namang sumugod yung isang hunter sa ROTC sa pamumuno ni Major Gustavo Ingles. At lahat ng bahay na malalaki dun sa Kaingin, may anim na bahay yung tiningnan nila yung mga kisame, yung mga silong, umahanap ng ebidensya para sa namatay nilang kasamahan. At wala rin silang nakita. At umalis din sila na hindi nila nakita si Gulapa. Ngayon, pagdating ko noong November 20, itong mga Liberators na ito ay na-reorganize na dahil nawala na si Poler. So, nanumpa na rin sila doon sa mga Hunters ROTC. Kaya yung ilang miyembro ng Liberators napapunta na sa Hunters ROTC. At November 22, sumulat nga si Poler kaya Mariano Villanueva, parang siya maging bagong commanding officer ng Liberators dahil nawala na nga si Gulapa at doon naman nagpunta sa Tumalim na Sugbo na doon naman siya napalaban noong January. At ganun din naman, doon din siya napalaban sa hapon noong December 1944 sa Pangternate. At pagkatapos po noon, December, may plano si Speaker Manuel Rojas na pumunta sa Kutad at yung kanyang pamilya ay doon dalhin para makaiwas sa mga Japanese soldiers. At naatasan si
Mariano Villanueva parang maging in charge sa transportation, pero sa hindi sinasahang dahilan, mga pangyayari, hindi po natuloy yung bagay na yon. Noon ngang Nobyembre, ang liberators ay sa Hunters ROTC na tumatanggap ng mga order. At noong January 2, 1945, si Terry Magtanggol na kanilang leader ay nag-order na for mobilization. Noon naman pong January 31, yung Taparan unit na mga taga-Naik ay tumawag ng isang konferensya sa liberators para sila ay magkaisa sa gagawing military operation doon sa bayan ng Ternate. At noon pong February 4, natapos na yung pagdating ng mga American soldiers na nasa Cebu, February 4 naman, dito sa pagitan ng Barrio Bukal ng Margondon at Barrio Pasong Malainin ng Naik, nakapatay yung grupo ng liberators ng dalawang Japanese soldier, kanilang inambus. At yung mga kasama pa ay nagtakbuhan doon sa Barrio Kapantayan. At muli, limang Japanese soldiers ang napatay doon sa Barrio Kapantayan ng mga sundalo ng mga liberators. Pagdating po ng February 15, 1945, si Captain Schumer na isang Amerikanong sundalo ay tumawag ng pulong sa Tagaytay at nagbigay nga ng instruction at ang binigay na puposisyonan ng mga liberators ay magmula doon sa ilog na tapat ng simbahan ng Romano Katoliko hanggang doon sa Barrio Mabakaw sa may tulay, yun ang kanilang lugar. At yun ang mga Taparan unit magmula doon sa may Kaputatan sa pagitan ng Naik at Maragondon hanggang doon sa may Maragondon Elementary School sa Barrio Garita. Noong pong February 20, nagkaroon ng unang pagsugod yung mga Liberators Unit at susugurin nila yung garrison ng Hapon na naandoon sa bayan ng Ternate. Kasama ng Liberators mismo ang Amerikanong sundalo na si Kerner Gelidon at ganun din si Emilio Arenas ng Naik at yung Ernie Units at ganun din si Esteban Taparan ng Naik. At pagkatapos noon, mga machine gun, mga trench mortar at marami pang malalakas na armas ang ibinanat sa kanila ng mga Hapones, kaya hindi nila nakuha. At namatayan pa ng isa yung tauhan ni Emilio Arenas na taga Barrio Gugo ng Naik. Kinagabihan, bilang pagganti, kung imamasakir ng Japanese soldiers ang Maragondon o kukuha sila ng mga pagkain dahil sa tala doon sa Nara Piles na nasa Maryland, ang bilang ng mga Hapon nasa 1,200. Yun po ang tala doon sa Nara Piles. Ngayon, sa madaling sabi, sumugod sila sa Maragondon at yun ang mga dalawang guerrilla unit ay naandun nga at nakadepensa ang Liberators Unit at ang Taparans Unit. Ngayon, tumagal ang labanan ng 4 oras at sa di inaasahang pangyayari at sa kasawian, namatay po si Colonel Esteban Taparan ng Naik, yung leader doon. At pagkatapos po noon, February 25, 1945, si Colonel Schumer ay nagpunta at inagapayan ng mga liberators troops doon sa simbahan ng Romano Katoliko para nabisitahin niya yung aerial attack na isasagawa ng mga Amerikano doon sa bayan ng Hapones. At sa muling pagkakataon, gusto ulit nilang makuha yung Ternate. Sa pagkakataong ito, sumugod ulit si Captain Vicente Riego de Dios, si Major Patrocinio Gulapa, si Colonel Mariano Villanueva, at yung suicide squad ng Liberators. At isang miyembro ng suicide squad ang tinamaan sa hita sa katawan ni Salvador Tanyagras. At gaya ng inaasahan, sa pangalawang pagkakataon, hindi rin nila uli na kuha ang Ternate dahil sa
masinsinang at masalsal na pagbobomba ng mga Hapones na ibinabanat sa kanila. Noong February 27, 1945, mismong si General Major General Swing at si Colonel Siul ay pumunta sa Maragondon para inspect nga yung position ng mga liberators doon sa Ilog kasi iniiwasan nila na pumasok ang mga Hapones mula Ternate na magdaan dito sa Ilog papuntang Maragondon. Ang nangyari po ay May 3, yung American forces ay dumating sa Maragondon para sa sinasabi nilang isang knockout blow. At alas 9 ng umaga, yung Ternate, buong bayan at saka yung paligid nila ay binobomba na. At alas 3 ng hapon, yung unang tangke ay nakapasok na sa Ternate at nag-order si Colonel Siul kay Patrocinio Gulapa na siyang mga maging advance guard kasama si Juan Relio. At yung apat naman na Amerikano na mga sundalo ay rear guard naman. At pagdating po ng alas 4 ng hapon, sumisigaw na si Gulapa at si Relio, si Mariano Villanueva at ang mga liberators at ang Amerikano na malaya na ang Hapon, ang Maragondon at Ternate sa pananakop ng malupit na Hapon. Pero hindi pa ho doon natatapos dahil maraming mga Hapones ang siyempre tumago na sa mga bundok at doon na sila tumakbo sa bundok sa Ternate, sa Palikpikan, sa Sapang, sa Panamitan, sa Kainipa, kay Labne. At ganun din sa mga bundok sa Maragondon, sa Hulog, sa Buntis, sa Lagunde, sa Bangkaan at sa Tabuluan. At May 4, 1945, si Captain Schumer naman nag-order sa Liberators para magdala ng company doon sa Tagaytay Ridge na pinamunuan ni Captain Vicente Riego de Dios. Noong May 5, 1945, gaya ng inaasahan, maraming mga Hapones sa bundok, si Lieutenant Mulpray na isang Amerikanong sundalo, humahanap ng 12 tao na sundalo ng Liberators para sa reconnaissance job doon sa bundok ng Hulog. At sa di inaasahang pangyayari, meron mga sniper yung mga Hapon na nandoon at agad napatay si Pascual Ramos na isang sundalo ng Liberators. At dahil sa balitang yun, nagpadala pa ng 15 tao ang Liberators sa Mount Hulog. Napalaban uli at kulang pa, nagpadala uli ng 15 tao, naglabanan uli. Yung unang 15 tao ay nakauwi, na ligtas lahat. Doon sa ikalawang 15 tao ay 13 lang ang nakauwi at napatay ng mga Hapones si Victoriano Mendoza at saka si Salvador Mendoza na mga taga-Pinagsana. Noong namang March 26, ang mga hunters ROTC ay nagpasama naman sa isang sundalo ng Liberators para maging guide nila doon sa Barangay Sapang sa Ternate at sinawing pilot na mapatay din si Maximo Jones na isa ring sundalo ng Liberators. Noong April 12, 1945, dito naman po sa Mount Tabuluan, nabalita na may nagsabing matanda, nag-report sa Liberators na maraming Hapones ang nandoon sa bundok. Nagpadala ang Liberators ng 24 katao doon sa Tabuluan at nakita yung isang tumpok na mga Hapon na naguhukay ng kamote at balinghoy para sa kanilang pagkain at doon naman sa tabi ng kuko nakita ang isang tumpok din ng mga Hapones na naka-civilian uniforms, naka-buri hat at nagpapahinga at agad na nga nagpuputok yung sundalo ng Liberators at nagtakbuhan ang marami doon sa mga Hapon at pito yung napatay doon sa mga Hapones.
at yung iba naman ay nakatakas. At sa panig naman ng liberators, ang namatay naman ay dalawa, si Sergeant Artemio Angeles at si Private Baldomero Perio. Pagdating po ng April, 1945, nag-request na naman si Colonel, isang Amerikanong sundalo, si Colonel Gelidon, ng company para sa Tagaytay Ridge na under naman sa pamumuno ni Captain Enrico Punsalan. Yung unang ipinadala noong March 4 sa pangunguna ni Vicente Riego de Dios ay napalaban sa Mount Makulot. At pagkatapos noon ay sila ay ini-station doon sa mataas na kahoy. Ito po ay sa Batangas na. At pagkatapos noon, sumama rin sila sa pagpapalaya ng Tayabas at ng Lucena, ganun din ng pagbilaw. At yun ang mga company ni Enrico Punsalan ay natili naman nanatili sa Tagaytay doon sa supply house at silang bantay doon. At April pa rin, 1945, ang magkapatid naman na Bautista ay may napatay din na tatlong Hapones doon sa bundok ng kay Lilinang. Kaya kung atin pong mamamasdan yung mga pangyayari ay dalawang taon na nag-i-exist yung mga liberators na nagsasabutahe, pati yung mga bangka na nasa Ternate ay nililipat nila sa Maragondon para hindi magamit ng mga Japanese soldiers sa parot parito sa Ternate at Batangas. At gumagawa na sila ng pananabutahe noon pa at mga mananalapsap at walang record na masama yung liberators. Dumating naman ang Amerikano, yung Anhap na pangalan na yan ay pinalitan ng mga Amerikano ng pangalan. Noon na mga October 26 bilang pagdagdag, yung NHCP ay nag-unveil ng isang historical marker doon sa parang sa plaza ng Maragondon at yun ay nangyari lamang dahil noong 2015 yung grupo ni Miss Marie Vallejo ay nag-scan ng mga dokumento doon sa NARA na wala naman tayo doon sa Pibaw, kaya yun ang naging basihan para ma-recognize itong liberators after 75 years. At noong 2018 ang Presidente Duterte naman ay nagkaroon ng presidential proclamation na every May 8 ay ipagdidiwang yung Liberators Day para sa kabayanihan ng mga taong ito. At yun na lamang siguro po, ang huling pangungusa po ng nagsulat po nito ay Thus ended the war front history of the Liberators, a great guerrilla unit fearlessly founded by Patrocinio Gulapa, formally organized by Bert Puller and vigilantly commanded by Mariano Villanueva. At ayun po. At maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat at magkaroon ng aral dito sa World War II. Salamat po, sir. Salamat, Sir Rega, no? Napaka-detalyado. Parang nandun sa ano eh, no? Sa event mismo, ano? Alam niyo mga kababayan, napakaganda ng presentation natin ngayon kasi kanina nagsalita ang ano no, nagsalita si Prime Minister no, ilang minutes. Eh siya mismo mayroong karanasan no sa primary source yan. Tapos si Ms. Didipayo nagsalita about dun sa state of historiography ng World War II study natin no. Tapos si Sergio Ramos, marami sa kanya ay mga hinga, sabi niya oral history no, sources. Then si Sir Daniel ay mga ano mga dokumento at mga ano no mga online sources. Kaya si Sir Regan Gulapa naman ay nanggaling sa NARA yung dokumento. So iba-ibang mga ano no mga sources ang ginamit dito no. So siguro hindi ko na pagtatagalin yung ano no baka mayrong mga tanong tayo sa chat box, pero isa lang yung tanong eh, medyo ano eh hypothetical pa no. Pero sir, kanina binabanggit niyo ako muna yung magtatanong no. Ano ang pagkakaiba ng guerrillang ano sa Lapsap sa Texas? Sino siguro ang pwedeng sumagot noon? Sir Hill.
Yes, sir. Actually, bahagi po yun ng aking panayam. Actually, isa lang po, sir, yun. Guerrillang Texas o guerrillang salapsap. So, ang pagkakaiba naman po noon doon sa regular na guerrillang sinasabi natin, usually po, sir, ay mga bandido yung Texas o salapsap. As against doon sa yung regular na guerrilla po natin, talagang ang laban ay para sa bayan, eh sila po ay mostly po, hindi naman purely, hindi mostly ay bandido po ang tawag. Sangayon po yan doon sa mga nakapanayam po. So isa lang po yan, salapsap o Texas. Yung po ano, yung pong follow-up question lang po, no? Tungkol sa guerrilla natin. Kasi hanggang ngayon ba, meron pa rin mga guerrilla na at nagkisarega siguro nga dapat to, no? Yung kasi puro guerrilla movement yung binanggit niya, no? Kasi kung di ako nagkakamali, itong guerrilla forces ng ano, no? Ng na binanggit ninyo, liberators, recently lang na recognize, no? So, ibig sabihin, kaya meron hanggang ngayon, meron pa rin mga pag sinabi ba natin guerrilla na na-recognize, ano ibig sabihin? Yung guerrilla po na na-recognize ay kinikilala na national government ng Pilipinas. At gayon din, dahil yung pag-recognize nga sila, kanila galing naman doon sa Nara Piles, doon sa Maryland. Roster, yun, roster. Opo, yun na mga Texas nga, at saka yung mga salapsap, yun sila yung may bad record. Pero nung nagbarilan nga, nung dagdag lang, ano, nung nagbarilan ang Gulapa at Montano after the war na 1947, nakadyaryo din na sinabi ng grupo ng Montano na yung grupo nga nila Gulapa ay Texas. Kaya siyempre bintangan eh. Ngayon after 75 years dahil noong 2015 naka-scan sila Mambalyejo, noon lang na-recognize yung 2017 at napatunayan nila dun sa Nara Piles. At lahat ng operation ay na-adload. Nawala naman tayong record sa PIPAW. Kaya doon lang na nakita nila, doon nag-base si NHAP noong 2015 sa Nara Piles. Ah, okay. So, ang pagkakaalam ko sa kasaysayan, yung matawag na back pay, di ba? Yan eh. Apo, may kinalaman din dyan. Sa amin po, hindi na ho nakakuha ng back pay kasi yung natira na lang ang buhay dito na, na liberators, dalawa na lang po. Isang 96 years old at saka isang 98. Hindi na ho sila nakakuha. Masaya na lang ho yung ibang pamilya nung dumating yung marker doon sa Maragondon at bisita nga rin kayo doon si Director Badoy, nandun pa, yung rest in peace na. Sila ang, kayo-kayo, nag-unveil po doon eh. Masaya na ho sila, dumating yung barker. Salamat, Sir Ega. Siguro, narito pa naman si Ma'am Desiree sa si Sir Daniel. Baka meron silang masabi doon sa isang tanong. May naisurat na po ba tungkol sa mga comfort women ng Cavite noong World War II? Cavite siguro, or in general, no, galing kay Robert Nova. Siguro kay Sir Daniel, no, muna. So far, walang ano eh, walang dokumento kung wala pa dokumento kong nakita tungkol sa kaso ng comfort women sa Cavite. And at the same time, hindi nila kailangan eh. Unang-una ang Cavite ay dating military base ng mga Amerikano prior to the occupation. And entertainment establishment were already there in Cavite. Eh. Kaya pakiramdam ko wala akong makukuha. Yun lang ang masasabi ko. So, Ma'am Desiree, meron ba kayong mga nadaanan sa inyong research tungkol sa comfort women? On Cavite alone, can you hear me? Yes. Okay. On Cavite alone, wala pa akong na-come across na any books on Cavite, comfort women alone. But there are a lot of books written on the buong comfort women experience in the Philippines. Now, ngayon lang, may bagong labas. Slip my mind, no? But it's from Gantala Productions. Itatry ko po i-check yung email ko mamaya, inime-message ko dito dun sa mga may gustong bumili. So, bago labas po ito ngayon na libro, parang collaboration ng Lalila Pilipina with the family of the comfort women. So, yung mga apo, meron din silang mga either artwork or sinulat para sa mga lola nila. Nagtangka ako niyan, Doc Manny, na magawa ng documentary on the comfort women a few years back.
Pero nag-start ako ng research, sobrang bigat. Lalo na, na babae ako and, you know, ramdam ko yung paghihirap nila. Di ko kinaya, parang na-depress ako. Ganun kabigat yung usaping comfort women. Pero magandang malaman ng mga kabataan natin kasi hanggang ngayon, hindi pa yan solved eh, di ba? Hanggang ngayon. I joined the group Flowers for Lola. So, ano to? Tinatry namin i-commemorate at ikwento yung story ng comfort women. So, nung tinake down yung statue, alam niyo yun, di ba? Sa May Rojas Boulevard. So, ilan kami, siguro mga 30, puro matatanda pa yung kasama ko. Nag-protest, parang slight protest ba? Nag-light lang kami ng candle sa May Japanese Embassy sa Rojas Boulevard. First of all, daming police, no? Parang, gusto ko, puro matatanda naman tong kasama ko, ano mo kayang kaya namin gawin, di ba? So, ganun kainit yung issue, no? It's not just, it's political, it's cultural. Napakaraming kailangang lagpasan para matanggap ng Hapon na, yun nga, mag-sorry sila tungkol dyan. Yun lang naman ang hinihingi eh, di ba? Mag-apologize sila. So, magandang katanungan and I'm happy na yung mga kabataan is aware dyan at gustong malaman about that. I'll try to, hanapin ko pag ano natin, hanapin ko yung title ng bagong book and I'll put it in the chat box. Salamat. Hanapin ko sa phone ko. Actually, yung binabagit ng Destiny kanina, yung ano, muntik na umabot sa diplomatic issue, yung pagtatayo nga ng monument. No? Mm-hmm. Kasi talaga naman perspective kasi, no? Siyempre, merong Philippine perspective, may Japanese perspective, no? Alam mo, sa Korea, ganun din. No? So, Mas matapang lang yung mga Koreano, kumbaga parang ina-assert talaga nila. In fact, in front of the Japanese embassy in Korea, meron yung the lady on the bench, yung parang pinaka-ano nila about the comfort women. Eh dito, ang ganda-ganda ng depiction ng comfort women natin, di ba yung babaeng nakaterno siya, tapos may parang blindfold. It's beautiful. It's not offensive. Pero pati yun, tinanggal. Eh, syempre, may utang tayo sa ADB, may utang tayo sa JICA. Eh, ano ba namang uunahin ng ano, di ba? Ng gobyerno. So, ang hirap talaga ipalusot yung ano na yan, yung usaping comfort women. Pero dapat alam nating lahat. Yeah. Opo, ang kasaysayan ay nakaka-apekto sa kasalukuyan. True. Pati sa utang. Pati sa utang. Salamat, Ma'am Desiree. Ma'am, Sir Daniel, tanong ko lang no, sa mga nanonood natin worldwide. No? Kung mag-research ka tungkol sa World War II, nasa bahay ka lang, ano ba ang mga possible sources online? Na po pwede. Na at least basis. O basics? Serendipity. That's all. Serendipity. Yung makita mo yung isang bagay na hinahanap mo sa hindi mo sinasadyang pagkakataon. Ang totoo niyan, yung research kong yan tungkol sa military police garrison sa Cavite, ito yung research na nagsimula noong ako ay hindi pa marunong bumasa at sumulat. At ngayon lang oras na ito, tinuldukan ko. Ang dahilan kung bakit sinimulan ko ito noong panahon hindi pa ako marunong sumulat, dahil yung mga bahay na nakikita niyo doon ay naging bahay ko sa loob ng 10 taon at bahagi ng aking kabataan. I was there in 1964 or what they call it 20 years after the war. And even my mother, I still remember yung malagkit na tiles na no matter how hard she's doing the cleaning, parang naandun pa rin at hindi matanggal yung lagkit na yon. Dahil yung bago kami lumipat sa bahay na yon, few months bago kami pumanik sa taas, doon muna kami sa mismong dungeon. O pala mismo, no? Experience, no? Yung dalawang bahay na yon, nung sirain yon, kaya may picture, kasi yung father ko, ni-request na sirain na yung mga bahay na yon. Pero sa request niya sa organization, itinira yung isang bahay, kaya nung ginagawa yon, doon kami na ni-repair yon. Pag ni-repair muna, doon kami naman sa, inalis na namin yung garrison at lumipat na kami mismo doon sa isang bahay na maliit.
Well, nabanggit mo yung mga pag-demolish ng bahay, no? Well, na tayo nasa NCP na, no? Naging aware tayo na yung mga 50 years and above, no? Na mga houses, no? Structures ay kinakailangan na merong ano, no? Parang ano, yung lifting of presumption, no? Kasi dahil nga sa ano, no? Considered as heritage siya, no? Okay. So, dati kasi, pag pinag-usapan natin heritage, Spanish, American lang. Ngayon, kasama, ano ba, no? World War II na. Kasi 80 years na, from 1940s. So, yes, Sir Daniel. Added information, yung Caridad kasi, yun ang unang subdivision sa Cavite. It was established in 1920 by Hammond Bach. So, the very reason, kaya yung mga houses na malalaki sa Cavite, mga pag-aari ng mga Amerikano eh. At ang may-ari ng bahay na aming tinirhan ay si Mrs. Seiden. Lumilitaw na si Mrs. Seiden ay asawa ni Michael Seiden na isang civilian employee sa Cavite Naval Base. And during the war, si Michael Seiden ay dinala sa UST kung saan siya namatay in 1943. Dahil hindi nakakulong si Mrs. Seiden sa... O dahil hindi ikinulong si Mrs. Seiden sa... UST, lumilitaw na assumption ko, si Mrs. Seiden ay isang Pilipina na nakapag-asawa ng Amerikano. Same time, yung bahay na kabilang side, hindi ko palang ma-establish, pero ang may-ari niyan ay si William Parr. Si William Parr ay isang constabulary officer ng Cavite. In 1911, siya yung nag-organize ng rescue sa Taal eruption. Tiniyak niya na from Tagaytay to Naik, maayos na dadaan lahat ng mga biktima papuntang Manila. Okay, kaya ganun kahalaga yung lugar na yun eh, kung tutuusin. Salamat, Dagdag Sir. Yes, Sir Hill. Dagdag. Yes, Sir. Karagdagan lang po dun po sa tanong ni Sir Robert Nova. Actually, taga Cavite State yun din po yan. So yung akin po ay hamon naman ang gusto ko pong ibigay. Lalo na po yung tayo na nasa akademya. Actually, ang Cavite ay talaga namang napakarami na nating naisulat tungkol sa Revolusyon ng 1896. Of course, yung Kasitanyag ang Cavite. At doon sa tanong niya na kung meron na daw pong nasulat, ay ako po'y sumasang-ayon doon sa sagot ng ating mga naunang nagsalita na incidentally, walang malawakan. Kaya nga po ang hamon ko ay lalo na tayong nasa akademya nga, ang sabi ko, kung mga thesis din lang ng mga bata, palagay ko isa yan sa pwedeng ipang-ingganyo natin. Kasi nga, no, sa bagay tama rin, no, document no history, pero pinatunayan kong sala yan. Kasi sa aking thesis masterado, at ayan, matugumpay kong na i-presenta sa Lasal, ay talagang oral history ang karamihan ng ginamit ko. At palagay ko, doon tayo makakakuha ng maraming datos, yung interview natin, no? Marami pa dyan ay suppose, napakaraming pwedeng matanong tungkol sa Cavite. Dahil ako naman hindi rin naniniwala na hindi nagkaroon ng comfort women sa Cavite. Well, pwede ako magkamali, pero ang punto ko ay hindi man ganun kasing rami. Pero nandiyan palagay ko, ang problema nga lang, edi ating gagalawin yung bato, ating titingnan. No? Pwedeng magsimula tayong magtanong-tanong kahit sa mga sa estudyante natin, pa-project natin ng maigsian. No? Basta makakuha lang tayo ng lead and then saka na tayo papasok. Ano? Kasi nga isa yan sa napakagandang bagay na maidagdag natin sa historiografiya ng Cavite. Wala talaga. Incidentally, kahit nga ang Japanese period, Japanese occupation, no, talagang konting-konti pa lang ang mga nasusulat. So, Sir Nova, yun ang hamon ko. Of course, si Sir Nova ay kaibigan ko po. No, pero yan, kahit hindi harapan na nahamon ko po na yan po ang sana ay maging mga research projects ng ating mga estudyante sa Cavite State. Salamat po, salamat po. Sir Hill, hello, follow-up lang ako, no? So naganap yung parang na hapon, let's say mo 1940s, no? Tapos ngayon na 2021, 80 years na siya, no? Then ngayon mag-i-interview ka. Kung 80 years old siya, ibig sabihin, ipinanganak siya noong 1940. So a-address ka pa para magkaroon siya ng kamalayan.
Yes, sir. Actually, yung pong mga interview... Kung mag-interview ko ngayon, yung mga participants natin na tungkol sa panahon na hapon na participants sila, dapat ba 90 years old sila para maging primary source? Supposedly, sir. Kasi po yung aking mga respondents noon ay talagang tinaon ko na at least mga 10 years old na po sila nung at least. Mga 10 years old na po sila nung panahon ng hapon. So basically, yun din pong mga, although marami na rin pong mayapa sa mga yan, pero basically, palagay ko yun din yung level ng edad na rin po na yun ang ating tuntunin. Kasi pwede, doon sa aking mga interview, may mga nagsasalita na tungkol sa, siyempre, ang focus ko lang naman yung pangkaraniwang buhay muna. So, sabi ko, next time na siguro yung sa comfort women. So, mga ganong edad po, mga at least mga 10 years old na nung kapanahon na yon ng panahon ng 8 years old na, no? Opo, mga ganon. Para at least may, nandun na yung pangunawa. Kasi, unlike today naman, yung mga 8 taon, 10 taon ng panahon na yon talagang ang pag-iisip ay medyo mature na. So, talagang, masimulan mo lang yun eh. Basta may maklik lang nakapiraso doon. Dire-diretso na ang kwento ng mga kababayan natin. So, mga ganong edad po ang aking suggestion. Alam nyo, mga kababayan, kasi sa pagsulat ng kasaysayan, meron tayong primary source, secondary source. So, pagdating sa oral history, sinasabi natin yung primary source, ito yung mismong kabahagi at witness ng panahon ng kasaysayan. Ngayon, hindi naman lahat na na-interview natin ay witness o kabahagi, no? So minsan ginagamitan natin ang tinatawag na corroborative approach na marami kinokorroborate natin sa mga nasulat, no, o kaya naman sa iba-ibang tao para malaman kung totoo ba 'yung sinasabi. Eh, Sir Regan. Nalimutan ko pong banggitin kanina yung grupong liberators din po ang gumawa nga pala ng tulay na sinira ng Hapon doon sa pagitan ng Maragondon at Naik para makapasok yung mga tangke na galing Tagaytay. Ngayon, tungkol po dun sa interview, yung aking mga na-interview, yung isang matanda ngayon, 98, merong 96. Ang pinakabata na talaga nakasaksi nung nangyayari sa bundok, 91 years old. Kasi tinatanong ko yung sa mga anak yung kapakanakan nila, 1930s. So nung nangyayari yung pangyayari sa bundok, 14 years old na sila. Yun ang mga naikwento nung mismo nakasaksi. Tapos bukod pa yung mga sinulat nila Attorney Villanueva, Judge Narvaez, Attorney Castor. Kaya napagsama-sama namin, totoo yung sinabi ng mga nagsulat dahil nakita naman ito mga 14 years old. At yun naman mga pumunta sa Tayabas at saka doon sa Mount Makulot sa Batangas, meron din kaming isang buhay pa, 98 years old. Kaya yung sinulat ng mga nagsulat, napatunayan namin na totoo. Yung laban sa Ternate, buhay pa rin yung nagkukwento na 96 years old. Kita-kita, primary source. Salamat, Sir Regan. Medyo wala lang tayong oras, no? 50 minutes na lang. Anyway, gusto kong banggitin itong pinos ni Ma'am Nonya Chongko ng Santa Rosa Study Center. Ang ganda yun. Kinalaman sinabi ni Sir Daniel. Serendipity is the grace we receive when we put up Santa Rosa Study Center. Yes. The reason to why we held back getting into the war episodes in our local history. Surviving descendants felt pain looking back, more so repairing them. So, at marami pa siya nahin sa amin. So, yun nga po. Siguro po sa ating mga kasama dito sa Zoom, no, mga speakers, siguro mga ano po kaya mga mensahe ninyo para sa ating mga tagapanood bago natin tapusin ang ating programa. Siguro unahin ko na si yung unang mga speaker natin, Sir Daniel. Uli natin si Desiree. Sir Daniel, ano ang payo nyo lalo na sa mga nag-research tungkol sa World War II? Minsan tiningnan natin kasi ang kasaysayan bilang conflict lang. Pero tingnan din natin, marami rin tayong kwentong makukuha kung saan maging ang kalaban, quote-unquote, ay nagpakita o nagpamalas ng pagiging tao. Uulitin ko na nagkaroon ng digmaan dahil o nagkaroon ng kalupitan dahil sa conflict ng language o dahil sa hindi sila magkapareho ng wika at
magkaibang pananaw. Pero ang nakita kong common sa mga binabasa ko ay yung sense ng humanity sa bawat isa. Yun lamang. At payapa kong binabasa ang kasaysayan, walang bias, etc. Okay. Salamat, Sir Daniel. Sir Hill. Kaya, yung aking huling pananalita ay doon ko gugugulin sa tanong kanina. Ano raw bang kapakinabangan ang supposedly ay makukuha natin if ever magkaroon ng Third World War? Definitely wala po. No? Kaya nga nabanggit din ni Prime Minister yung kanina, ay bagamat siyempre, nandun yung karanasan, pero not necessarily sa pakipaglaban, paghawak ng armas. No? At karanasan na palagay ko ay hindi magagamit para maipanalo ang isang digmaan. So, palagay ko ang pinakamagandang makita natin doon ay yung diplomatikong daan, usapan, no, pag-uusap-usap. So, gaya po na nangyayari sa West Philippine Seas ngayon, maraming nag-agitate. No? Ayun, naghamon na si Idol, si Robin Padilla kahapon. O kayo man nag-agitate, sumama kayo sa akin, pumunta tayo. No? Tapatan natin sila. Oh. Di magdala tayo ng mga milisya kung talagang 'yon ang gusto ninyong mangyari. Na obviously ay yung iba naman nating kasing kababayan nag-agitate lang talaga, no? Ang punto ko doon ay usapang maayos, magharap-harap. Of course ang China hindi papayag 'yan ng multilateral na usapan. Hindi yan uupo. Ang punto diyan, mag-usap ang Pilipinas, mag-usap ang China, mag-usap ang Vietnam, mag-usap ang Taiwan. In the first place, ang pinag-aawayan naman po kasing lugar ay EEC, Exclusive Economic Zone. Exclusive in the sense na yung pong mga claimants ay talagang kanya-kanyang claim nga doon. So walang naka-establish na kanila yon. Yung pabilisan na lang, magtayo ka ng physical structure. Posible mong tawagin sa'yo. So hindi ma-resolve. So palagay ko yun ang isang mensaheng na pwedeng makita natin doon na mag-usap. Hindi sa paraan ng pagko-complaint natin sa ICC, nare-resolve ba yan? In the first place, may bumaba ng desisyon dyan, sinunod ba ng China? So hindi uupo ang China sa multilateral. Bilateral, ang suggestion ko pa nga yan bilang political science, major din ang sabi ko ay joint use. We have the technologies, may manpower tayo. O, maghukay tayo ng langis dyan, palagay ko ay paghati-hatian natin kasi maraming claimants. So, hindi pwedeng pusturahan lang. Nung panahon ni Ninoy Aquino, nangyari na yun. Nagpusturahan, umatras. So, ano nangyari? Ayun, kanila na yun. No? Yung panatagsyol. So, ganun lang po. Iniugnay ko sa pangyayari sa kasalukuyan. Walang mapapala sa Third World War. Tibali kung World War na lang, salitaan, China versus US, etc. Pwede okay. Yan. Pero yung World War talaga, wala akong mananalo. Sir ilang po nga. Makikiusap lang ako kay Sir Hill, isang minuto lang. Sir Hill, ang kaso kasi ng labanan sa West Philippine Sea, bakit ngayon lang kinuha ng mga Chinese yung mga portion na yun ng West Philippine Sea? They follow the dictum of German Deng Xiaoping noon. Sabi ni Deng Xiaoping, kukunin natin yan kapag naka-ready na tayo, handa na tayo at matatalino na yung mga bata, yung susunod na generation para kunin yan. Ginawa yun ng China. Kasi ang China, may kakayahan silang gumawa ng isang mahusay na bansa. Samantalang tayo mga Pilipino, unfortunately, pangit man sabihin, kabahagi na rin ako ng lahat ng spektro ng politika. Ang ating kasaysayan, kung titingnan mo, ay kasaysayan hindi lang ng pagbuo, kundi pagwasak ng bawat isa sa ating mga bansa, sa ating bansa. Ito yung irony ng Philippine history. Malalim na. Sir Hill, matalinong bata. Ito yung trabaho natin. Yeah. Well, meron tayong speaker kasi one of these days, talagang matatalakay ang West Philippine Sea. No? So, abangan natin ang ating mga kasamang pagbibigay ng perspective. Sir Regan, huling mensahe lang para sa ating mga manonood.
Tama po yung sinabi ni Professor Daniel kanina, eh, nagsimula sa language. Ang totoo niyan, eh, yung gera nagsimula sa dila. At ang isang aral po doon, gaya ng sinabi naman ni Professor Daniel, mag-usap ng maayos. Eh, paano makakapag-usap na maayos para maiwasan ang gera? Kailangan yung salita maging parang asin, may preservative at hindi kabulukan yung lalabas sa ating bibig, kundi yung salita natin may maging parang asin. Yun lamang siguro, Professor, at maraming salamat. Lalim ng mga sinasabi nyo, ha? Talagang mukhang may part 2 tayo. Ha? Ma'am Des, narito pa kayo. Maraming salamat. Ano po ang maipapayo nyo o mensahe nyo sa ating mga tagapanood? Siguro doon sa mga ating mga teachers, importante, no? Gawin nating interesting yung, alam ko, ilang sessions lang yan, lalo na sa grade 6 Philippine History. Marami na ako nakausap na social studies teacher when we go around screening our World War II documentaries. Na sinasabi nila na, swerte na ho kung makatatlong sessions kami sa World War II o 4 sessions, no? In fact, some of them told me, mas pinag-uusapan pa nga daw nila yung martial law than World War II. Eh, samantalang napaka-importanting period to ng Philippine history, yung World War II. Ang dami nating kulturang nanggaling dito. Ang dami, hindi lang yun, no? Pati pagkain, ang banana ketchup galing sa World War II, no? So, ang daming at magagandang values na pwedeng makuha ng mga bata sa nangyari ng World War II. So, make it interesting. Kung hirap po kayo, you can contact us. Marami na po kami natulungan ng social studies teacher, tutulungan namin gumawa ng materials. We can give you pictures, posters, kung like a short syllabus, kahit pang 3 sessions lang, pero makocover nyo kahit papano yung World War II na maging interesado yung mga bata. At ang mga bata po may interes. Pag umiikot po kami, nagpapalabas ng aming documentary ng World War II, nagugulat po ako sa reaction ng mga bata. Since one grade 5 student approached me, sabi pa sa akin, you know, I have a renewed passion, parang ganun. I have a renewed patriotism. So renewed, ibig sabihin na wala, grade 5 lang siya, nanumbalik lang pagkapanood ng documentary. So it's really, tayo rin ang gagawa, no? Teachers, researchers, book writers, and make this very interesting to the public so that they will have the curiosity to learn more. Yun lang po. Maraming salamat, Ma'am Desiree Vinipayo. No? So, ang ganda ng mga pinanggit niya, no? Yung pagka-interest at siyempre paano natin siya dadali sa classroom sa mga kabataan natin. So, yan po ay mga hamon sa ating lahat, no? Sa ating mga teachers, no? At parang po nanonood sa atin mula sa iba't ibang division sa buong Pilipinas. No? Sa Gentry, meron sa Pangasinan, meron sa Iloilo, meron sa Bacolod, meron sa Samar. Ang dami po, hindi ko na ba isa-isa. Maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood mula sa ating Facebook page, nag-comment at the same time sa Zoom. No? Marami rin tayong naging kabahagi sa Zoom. No? So, bago ko po tapusin ang programa natin, ay, well, gusto ko lang i-plug, no? Narito na rin naman ako, no? Yung ating programang Kabayani sa Channel 31, dahil ito ay parang partner din ng ating programa, no? Na tungkol sa kasaysayan at kultura ang tinatalakay, at yung CSCTV YouTube channel, no? Meron tayong YouTube channel, no? Si Sir Daniel, meron din yan, eh, mananaliksik, no? Subscribe lang po tayo, at ang plano nga ay yung mga libro dito sa center ay i-paraffle sa mga magsasubscribe, eh, no? So, para at least ay makababa. Kasi talagang kulang na kulang po ang kaalaman, lalo na ngayong pandemya, very limited lang ang mga nakukuha information sa atin. No? So, with that, maraming salamat po. Ang programa po natin ay project po ng NHCP, Local History Committees Network, in collaboration with the Cavite Study Center and De La Salle Dasmariñas. At tayo po ay in collaboration with NCCA, Kapisanan ng Kabahay sa Aliksikan sa Bansa, Philippine Historical Association, Center for Tarlaqueño Studies, Palawan Study Center, Bacoor Historical Society, at Cavite Historical Society. Next month po ay May ay Heritage Month. So most probably yun po ang maging topic natin at malawak din po yun. No? Kaya atabayanan po natin sa susunod na buwan. No? So maraming salamat po sa ngalan po ng chairman, no, ng National Historical Commission,
Dr. Rene Escalante kabilang na ang 10 ng board of commissioners no, at siyempre sa aming presidente sa De La Salle Dasmariñas, sa Brother Gus, sa aking immediate boss no, si Vice Chancellor for Academic Research Marco Saez. Kayo po ay nagpapasalamat lahat sa inyong pagtangkilik at tumutok po kayo sa mga darating pang programa itong ating LHC and webinar series. So muli, maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat.